The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockle TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockle TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Diyan po sa lokal ng Reddit, binabati po natin, ha? Broccoli potential. Sige po. Binabati ko na po lahat ng nandyan sa lokal ng Reddit. Pwede po ba pa-pray si Brother Broccoli na sana lagi siyang healthy? Sige po. Oliver, yung pala pangalan ni Brother Broccoli. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, mabuting kalusugan ay maipagkaloob kay Brother Oliver. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kasiglahan, kalakasan ng katawan, ay patuloy na ipagkaloob kay Brother Oliver in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Hello. Hi. Happy Hello. International Women's Month. Yeah. Ito ay celebration ng women empowerment. Ang mga special episode. Yeah. For girls. So, mga 11 girls and you girls sa at heart. Yeah, girls and girls at heart, you're welcome to join. Habol-habol. At tayo so, mag-uusap. Hear the voice of women that are often suppressed. Yan. Si mga feminist tayo ngayon. Yeah, slightly. Feminist. Uy, may nagsabi sa akin na sa comment section ata. Sabi niya, walwal daw ako. So, sige, sikapin ko po na maging maging ditapak yung boses. magiging malumanay na po muna ako. Kasi nasabihan ako ng walwal. Yun na yun, sabi nun. Hindi ko nga alam ni, basta nag-comment lang siya. Okay lang naman. Grabe naman maka-wall-wall. So, kasama natin ngayon sila, Michaela. Hello, good afternoon. It's afternoon here. Hi, I'm Michaela. Hello, hi Mads. Hi, Ate Petray. Hi. Time check, it's already midnight in my at my place. Yan. And Joy. Hello. Miss Joy. Yeah. Oh. Oras ay hatid sa inyo na. Charot. Wilfredo. By the way, Ay, Women's Month, di ba? Oo. Actually, di ba, I'm working around here in Manila, di ba? Actually, mm-mm. Araw-araw yata ang wish bus dito. Ay, sa may ano ba yan? Sa may Bonifacio Shrine? Yes.
Yes. Nung pumunta ako ng Pasay, meron wish bus. Alam niyo yung tipong buti na lang hindi na ako nakagayak ano at hindi nila ako mara-recognize. At kasi alam ko may naka-duty ako mga kakilala dun. Uy! From yes. Toby Balagtas, oh, 55 pesos. Happy Women's Month sa Colto, walang ganyan. Wait, 'di ba Women's Month? Lastly, nag-post ang ano ang UNTV ba 'yon or Wish? I don't know kung anong website. Basta regarding to MCGI, ang sabi doon, Happy Women's Month. Oh, 'di ba? Sila 'yung number one na misogynist. Oh, 'di ba? Sila 'yung nangunguna. Nangunguna sa ano? Ano nga 'yung talata na 'yon that women should be submissive? Mga babae, masakop sa inyo, sa sariling asawa, mahimik. Which is hindi na applicable sa modern modern times, yung submissive. Sa relationship kasi talaga, or kahit saan yan, walang submissive, walang dominant. Kailangan pantay kayo. Pantay ng karapatan. Yes. Pantay na responsibilidad. Yes po. Kasi ganyan kami ni Potential eh. Walang submissive, walang dominant sa amin. Pantay kami tumingin sa isa't isa. Healthy relationship. Yung tipanan kasi na iglesia eh. Doon tayo mag-start doon sa relationship sa iglesia with men. Doon, like, sige, Ate Michaela, yung experience mo, kasi nakwento mo dati yung about kay Dita Pacboy. Actually, it was bullshit. Bullshit kung bullshit talaga. Yung kay Dita Pacboy naman, ang gusto niya, submissive ako. Gusto niya sumusunod ako anytime. Parang pinapakita niya pa nga lagi yung paano siya maging man of the iglesia. Diba? Paano siya yung ganun nga. Tapos, behind sa ganun niya, kita mo naman yung ugali niya, di ba? Hindi ko lang nabigay yung virginity ko. Iniwan na ako at pinagpalit ako, di ba? Then, ito pang verse kay Dita Pacboy. Lagi niya, ang favorite verse niya sa mag-asawa, yung Hosea 2:19 hanggang 20. Yun yung favorite niya, yung lagi niyang pinamumukha sa akin. Tapos, masyado siyang, basta gusto niya anytime lahat nasusunod siya. Pag hindi siya nasusunod, nagagalit siya, ganun. Tapos, kita mo naman yung ugali niya, di ba? Actually, by the way, proud na proud siya ngayon sa pagiging buhay MCGI niya. Na may mga iniwan naman siyang anak. Oo, ito ba yung ano? Yung may dalawang anak? Ate Michaela. Yes, yung mas pinili niya yung ano niya, yung wife niya ngayon. And wala kang pake dun sa two kids na from different woman, di ba? Yung una, parang bago pa siyang Dita Pac nun, then yung pangalawa, yun yung ipinalit niya sa akin. Or worse nun, yung ipinalit niya, may sabit. Oh. Kawawa rin. Ito yung ano eh. Okay lang naman maging submissive sa lalaki, pero alam mo yun, yung capability ng guy na maging dominant sa relationship, parang ang toxic lang nung ugali ng Dita Pac. Hindi siya tunay na lalaki. Oo. Tapos, eto naman kay Potential, super blessed ako. Kasi nung bago siya umamin sa akin, umamin talaga. Oy. Ano daw yung una kong ayaw sa loob ng iglesia? At least, sabi ko, ito na magkakaroon na ako ng kapanatagan. Nung nagkaroon na ako, nung inamin ko na, wait lang, burp lang ako. nung inamin ko na yung ayaw ko sa lahat ng iglesia, sabi ko, nakalabas na rin ako ng sama ng loob, which is okay na. Tapos, sabi ko, compatible na kami neto. Which is, kami naman both. Pero siya una nagpaalam sa iglesia eh. Tapos, alam mo yung tipong sinabihan siya ng KKTK worker ba yun? Or ng KKTK coordinator ng Teatro Kristiyano nila? Kasi nalaman na Teatro Kristiyano ako nun before eh. Sabi nun sa akin, kawawa naman daw ako. Which is, sinabihan niya si Potential na kawawa naman yung magiging katipan mo kasi meron siyang tungkulin. Gusto mo ba matanggal siya sa tungkulin? Which is, gini-guilt trip nila si Potential.
Eh ako naman kasi anytime gusto ko na magkaroon ng katipan kasi marami na nga nanunuyo sa akin na iba't ibang mga lalaki. Nandiyan yung worker, nandiyan yung TK coordinator. Marami ng mga nag-aantabay sa akin. Tapos nalaman ko na lang mga ilang araw nakarating sa district namin. Sila na nagsabi sa akin na may ano ka na, may manliligaw ka na, ano, magkikwit ka na ba? Tapos hanggang sa nagsabi na ako, may katipan na ako. Kasi ayoko na nang may mga nanggugulo na sa akin. 'Di ba? Kita mo kaya sila kabastos din. And tapos about na, sa mga ganyan, kasi na-experience ko din yan eh during nung MCGI pa ako. Like alam mo yung bago kang kapatid, like parang nagsisimp yung every guy sa social media pag alam nila na bagong kapatid ka, like caring sila sa iyo. Experience mo yun, 'di ba? Caring yes. sila sa iyo. May times na gagawan ka pa nila ng love letter or poem. Kakatag ka pa. Totoo. If i-flex nila yung ano, tapos i-flex din nila yung mga tungkulin nila, mga sa iglesia, ganun na sa katagal sa iglesia. And throughout that time, na sa akin naman is, na-frenend ko lang naman sila. In-entertain ko sila in a way of friendship same sa mga tagalabas. Pero yung naging problema lang is nung nalaman ko from the worker na it's a no-no pala na makipag-friends ka ng malapit, close type sa mga guys. Kahit sa lokal, di ka pwede lumapit, di ka pwede mag-usap. Eh, di ba, ano na, modern times na, okay lang dapat maging friends ang girl tsaka boy. Mm-hmm. And yun naman din, pagkakamali ko, in-entertain ko silang lahat. May mga nang ligaw, I let them be na manligaw. Kasi manliligaw lang naman eh. And hindi ko pala alam, sa iglesia pala, once nang ligaw na sa'yo, parang yun yung ipofocus mo. Hindi ka, wala ka nang parang, ano, alam mo yun, na pag pumayag ka na magpaligaw dun sa guy na yun, hindi ka na pwede magpaligaw sa ibang guy. Mm-mm. Yun. Tapos parang na-shock ako, parang na-culture shock kasi tagalabas ako galing eh. Tapos biglang nag-MCG ako. Yung ano na, oo, yung every, siguro lahat ng data pack girls na experience to eh. Chat-chat Toto. Sila ng guy, iti-treat sila ng better, which is may mga ugali same dun kay data pack boy na na-experience mo yung guy na yun na oo, na same yung ugali na alam mo yun, mukhang tipa sa labas, pero ano pala. Ano pala? Lobo pala. Oo, lobo pala. Ikaw naman, Joy. Ano yung sabi mo? Naliligaw pala feeling boyfriend na. Oo, tapos ano. May experience yun, yung ano kayo, like, ay, yes, parang ako. Pagbabawalan ka na, tapos bakod yarn. Na-experience ko yan. Binakuran din ako eh. Oh, wow. Ikaw ba, Tipechay? Kasi di ba matagal ka na sa iglesia? Binakuran ka din po ba? Alam mo, kasi ako, hindi naman ako liligawin eh. Totoo, hindi naman ako ano attractive sa mga dita pack boys. I don't know. O baka manhid lang ako. Ewan ko, baka may nagparamdam. Hindi ko lang, ano, baka manhid lang ako. Focus pero, ka talaga siguro sa tungkulin, Ate Pechay. I don't know. Walang nandigaw sa akin sa loob. Sa totoo lang. Kaya nga I ended up having relationship sa labas. Kasi wala namang interesado sa akin sa loob eh. Ay, sinasabi nila na ano na ang dami-dami ikang ano mga lalaki sa mga madami namang lalaki sa loob, bakit ka pa sa labas tumingin o nag alam mo yan. Hindi ba? Oh, ito pa yan. Maraming lalaki sa loob, kung ayaw naman nila sa akin, di ba? True. Kasi di ba, ito yung rule sa culture ng Pilipinas and the Bible itself, parang wala tayong karapatang mga babae na manligaw. Wala tayong karapatan, alam mo yun, parang magsabi na gusto natin sila. Parang nasagay talaga yung responsibility ng manligaw or sila yung dapat pumili sa atin, parang ganun.
sila yung mag-a-approach, hindi tayo. Kasi pag tayo yung nag-approach, ang ano niyan, pag babae yung nag-approach, malandi na, di ba? Legit. Oo, totoo. Nasabihan ka, landi mo, nga ganun. Pero pag lalaki, na nag-a-approach, oo, nag-a-approach ng iba't ibang babae, di ba? Nagsachat pa yung mga yun sa iba't ibang babae. Okay lang, pero pag babae, tayo mga babae, malandi. Makate, hindi makapaghintay. Ano mo yung mga terms na ginagamit sa iglesia? Parang mauubusan ng lalaki. Oo, oh, yun, yun. Mauubusan. Alam mo, hindi ako tumanda ng ganito. Ng, I was gonna say single. Pero hindi na ako single. Hindi ako happy kami sa ng, ano mo. hindi ako tumanda ng ganito para na ano. kung talagang sabi ka ko sa lalaki, eh matagal na akong nakapag-asawa, may mga anak na ako. And, correct. Kasi kung ano, kung gusto mo talaga, mapapaaga ka eh. Kasi marami sa iglesia, mga nag-aasawa eh. Wala pa mga 20 yung iba? Oo. Ano, mga 17. May mga ditapak na ani. Parang yung way out nila para magkatipan sila, para maging legal, is magpabuntis. Ay, pag nako. Nabuntis dun na. Magpapaalam na. Alam nyo, mga babae, wag nyong gagawin na way para ma-secure ang ma-lockdown ng isang lalaki. Na tama. Gagawin yung way, yung pabuntis. Maling decision yan. Correct. Napaka, ano yan, wrong move. You cannot keep a man. You cannot keep a man pala. Masisira right lang. Term. Hindi lang yung buhay yung sira. Pati yung mga magiging anak mo. Totoo. Mahihirapan yun sa buhay. Mahihirapan kayong pareho na ano, pinilit nyo, kumbaga parang napikot nyo yung lalaki dahil ano, buntis na ganyan. Ang mangyayari. Oo. Ang mangyayari, aayaw din yan. Tapos wag umayaw. Ooh. Ano, ah, nagsuffer. Ikaw. Ikaw at saka yung anak mo nagsuffer. Magsasuffer. Oh. Kasi iiwan at iiwan ka ng lalaki. Pag hindi ka aalis, talaga mahal. Aalis yan. Oo. Mm-hmm. You cannot keep a man in short. Yun talaga yung rason. Ang dami kasing ano eh, yung parang yung feeling na babae ka, yung, ito, yung culture ng babae, yung culture sa mga babae na pang bahay lang tayo, pang asawa lang tayo. Wala na. Pero yung panahon sa na iglesia, ganyan. Sa iglesia, parang ano pa rin eh. Sa Biblia, dapat diba doon nakaayon. Kaya nga, ang advocate ko nga sa mga babae, maging ano, sikapin nilang maging independent sa simula pa lang. Single ka pa lang, kailangan ano, hindi ka kahit anong relasyon pang mapasukan mo, you are not gonna be in a relationship you cannot get out of. Hindi ka maghahabol sa lalaki kasi may pangangailangan ka as babae. Kasi you can be a muse to yourself. At saka yung nalulungkot kasi ako, mayroong mga babae na ano, na nasa abusive relationship, na hindi sila makaalis dahil ano, walang susuporta sa kanila, mga anak niya walang susuporta, ganyan. Yun ang ano, saddest na kondisyon ng pwedeng masadlakan ng isang babae. At saka wag nila sasabihin na ay sumunod kayo eh sa ano, sa aral. Oo, para hindi kayo magkaganyan. You cannot guarantee. Alam mo ang iglesia, hindi kayo magagarantihan yan. Ako. Bakit pag nagka-problema ba, tutulong bang iglesia? Hindi kayo, wala kayong aasahan sa iglesia sa mga personal na problema nyo. Pala-desisyon sa mga buhay. Ipapahiyapan pa nila kayo. Kayo pa ang sisisihin. Kayo na naargabyado. Kayo pa ang may kasalanan. Kaya true. Kayo nagkaganyan. Same sa, sa experience ko. From, di ba, nakwento ko nung last podcast.
during my during nung nag-guest ako first time, doon ko na realize na I cannot keep a man dahil mahal ko lang. And yung mga nangyari na yung pag nagbubuntis ka pa lang, dapat attend na yung lalaki sa iyo eh, which is not Kristiyano pa yun ah, pero yung mga lalaki, na-experience ko yung sinabi mo, Ate Pechoy, sakit nun. Pero okay lang kasi nakaalis na ako. I'm happy with my relationship ngayon. Kaya nga ako, ano, sa tanda akong to, ano na ako, magpo-40 na ako sa May. 39 na ako, magpo-40 na ako. Happy birthday, Ate Pecha. Happy birthday. Actually, I may po pa ng birthday niya, Ate Pecha. Hindi ako, ano. Oh, sige, Joy. Sige ba? Ako Sino ba? Ako si Kayla. Ang mga mostly sa nakilala ko, May, magagaling mag-advise. Mga May celebrants. Si... Sinabi mo sa akin yan eh. Mga May, di ba? Kuya Talong. Si Puldo. Si Puldo. Tsaka si Puldo. Si Puldo, ano yan siya? Hindi siya MCGI, pero nag-aral siya sa school ng MCGI, na hawak ng MCGI. Witness din siya sa amin. Kasi dalawa kami friend niya na MCGI. Witness siya sa mga kilos namin before. Sabi nga yun, di ba? 1 year daw ako halos hindi nakakapagmura. Ang bait ko ra. Si Puldo, like, parang ano mo na yun eh, best friend mo na yun since college, diba? Sandali, excuse me, welcome, Krabby. Uy, welcome! Hello, welcome! Welcome dito yung ano ah, yung mga binabae natin, mga sister natin dyan. Welcome kayo dito. We're all inclusive. Inclusive kayo. Kami. We respect LGBT. We respect kung babae yung feelings mo, babae yung pagtingin mo sa sarili mo. We support that. We love you all. Kung pagkatotoo na kayo, huwag na kayong maging closet. Huwag nyo na itago yung ano nyo, sarili nyo. Kasi kung totoo yung Diyos, kasi I'm still a believer, but not biblical. Ginawa kayong ganyan eh. So be it. Magpakatotoo kayo. Ibandera ang kagandahan. Totoo. Ibandera nyo yan. Di ba may kanta na, I am woman, I am, and I am sexy, I'm divine. O, di ba? Ang ganda niya na kanta. Ganda. Yun yung magandang katay natin. Sa iglesia kasi, ang ano nila eh, like sasabihin nila, happy Christian, promote nila. Pero behind their backs, alam mo yun, meron pa rin. Alam mo yung pili lang sila ng ano, pag maganda sa paningin, ayun lang yung mga pinopost nila. Pero pagka, simple ka lang. Totoo, pansin ko yan. Pag, yung mga sisters sa iglesia na so sobrang ganda, ayun, nakabalandara with biblical quotes pa. Oh, panis. Ako nga, oh. Panis. Yes. Pero diba? behind the scene, chika ko lang, may mga hidden agenda din yung mga yan. True. Mga lihim din yan na umaano. Mga lihim. Gusto. Dami ka kong kilala. Pero ano pa rin naman, sana naman, kung ginagawa nila yun, sana magpakatotoo sila. Mm-mm. Ang hypocrite, alam mo yun, babae ka, tas magpakatotoo ka na, yung sexuality mo, yung ginagawa mo as babae, magpakatotoo ka. Ang ano naman na, nagmamalinis ka, pero ginagawa mo pala. Mm-hmm. Yun yung nakaka-upset sa kapwa babae. Ayun yung totoo. Parang, toxic femininity ba yun? Like, sinosuportahan mo yung, yung misogynist. Totoo. Alam mo kaya nung before ako pumasok, nasa relasyon na kami ni Potential, talagang as in nanibago ko kasi gusto ko siya, dominant siya, akong submissive. Alam mo yung tipong nagpapaalam pa ako, mahal, pwede ba akong mag-sot na parang masculine? Sige lang, support. Ano kasi yan eh, respect sa relasyon.
naiyak talaga ako sa kanya noon. As in, umiyak ako noon. Kasi support niya lahat ng ano ko. Sabi ko, dito lang ako naka-experience ng lalaki. Hindi naman, although hindi niya ako nabibigyan ng mga material. Pero sabihin natin yung support mas higit pa sa material. Magsuot ka kahit mag-burlesque ka pa dyan sa kalsada. Basta nandito ako sa tabi mo. Payag ako mag-burlesque ka pero ako ang kasama mo. Parang ganun. Okay na din yun. Ano yun eh? Parang healthy boundaries eh. Totoo. Healthy boundaries in a relationship as babae. Na hindi lang, hindi, alam mo yun, tamang paghihigpit lang. Kasi for security mo din naman. Pero hindi yung aanin ka kasi, oy, ano, baka yung sa aral sa iglesia, magiging kasalanan ka sa mata ng ibang lalaki. Ay, speaking of. Mapapa namin yan. Mapapa hindi naman natin kasalanan. Kasi, hindi namin kasalanan. Ba't palagi sa amin sinisisi? Alam mo na. Ang dami na nare-rape na bata eh, di ba? Totoo. Ako nga o, kapatid doon that time. So, anong suot nun, nung batang na-rape sa iglesia? Anong suot nun? Oh, by the way, nasa topic na tayo ngayon ng damit, which is yes. Itong pinakamagandang topic. Ang ganda. May experience yan eh, as myself. Kasi talagang ditapak talaga ang attire ko noon. Talagang nakamayday. Ang nakasuot lang ako ng t-shirt, then obvious naman yung hair ko is mahaba. Then kita naman yung pants ko is parang, anong tawag na? Square pants? Yung pauso nilang square ganun, pants. Square pants. Yes. Then alam nyo ba na may nag-comment na isang close kong ditapak. Ganito. Ang laki ng hinaharap mo sis. Which is totoo naman, di ba? Talagang sinabi niya, ang laki ng bakit dun siya nakatingin? Ang weird. Oo. Ang weird. Ay, eto nga, sabi ni Kuya Talong, may x-ray daw ang mga dita pa ako, boys. May x-ray yan sila. Kahit ganun pa yung kalaki-kaliit, nakikita niya. Eto nga yung sa akin dati, like, pinapagalitan ako, like, sis, ano, bumabakat yung, kasi malaki yung, ano ko eh, yung nakaraan ko. So, alam mo yun, pag nagpapalda ako, nag-hold dress ako, nag-shape talaga yung body ko. So, ang nangyayari, sis, baka, ano, magdamit ka ng mas maluwag, ano ka, kahit naka-ano na ako, ha, mahaba na yung palda ko, kailangan ko pa rin mag-square pants. Sabi kailangan nila, hapit daw yung damit. Ganun. Hapit daw, oo, ganun. Hapit sa'yo, sis. Tapos gusto nila yung sobrang luwag na palda. Hindi naghanap ako ng maluwag na palda. And then, ano pa rin, parang dumating sa point na sa sobrang conscious ko sa pananamit. Parang gusto ko nang i-cover pati yung mga hands ko. Parang kahit daliri ko, tatakpan ko na, like, nagsasot ako ng mahabang sleeves na damit. Kulang nalang mag-gloves ako. Para lang hindi mapansin na yung katawan mo. Oh. Alam mo ba, nag-try sana ako na mag-teatro noon. Kaso yung mismong parents ko na rin ang pumigil sa akin. Sabi sa akin, ano, aalog-alog ka lang dyan sa ano, tumigil ka. Magdiyan ka na lang sa choir. Ay, ito na nga. Di ba pag mataba, di ba may dapat may, ano, pagpayat ka, okay. Naranasan ko yan eh, since hindi pa ako iglesia, about dancing. Pag mataba ka, uy, parang hindi ka bagay sumayaw, ganyan, titignan ka nila. Same din eh, sa mga TK, like sa TK. Pag mataba ka, parang ano, parang kailangan mo magpapayat. May mga ano sila, side comment about your ano katawan, fatphobic sila. Like, merong eto zone servant to sa amin na sinabihan niya talaga ako. Like, ako kasi, nagtitake ako ng joke kung close tayo. Which is, hindi ko naman close yung ano na yun, group, zone servant. Pero alam mo yun, like, na-offend talaga ako sa sinabi ng na niya na joke lang naman yun. Pero na-offend ako kasi parang ang fatphobic nung dating. Na parang kailangan ko daw magpaliit para daw magkasya yung uniform ko. Yung mga ganun comment. Is, hindi ko talaga, kasi, hindi ko talaga I don't matake. Sis Mads, I don't know kung nadatnan mo kasi okay. Nung time na si Soriano ay mataba pa, nagpapayat yan na nag-juicing or whatever kung anong diet ang pa-diet ang pinasok niya, fasting ganyan. Ano, lahat nung namayat siya, lahat halos nung mga nasa baba niya in-encourage niya ring magpapayat. Kaya tingnan mo,
kung makakapanood ka na lumang videos ng broadcast, sila Jocel, sila Willie Santiago, matataba yan. Sila Fred Cabanilla, ang taba nun. Eh dito yan, no? Binubuli sila. Like, kasi uso yung bully sa iglesia. Pumayat yung mga yan kasi dahil sa impluensya ni Bess na magpapayat kayo kasi ano ko keso ano yan tanda ng kayamuan, ayaw niya nung patphobic din niya kasi si ano eh patphobic yung kaya ganyan eh so, ako iba-iba ako athlete ako iba basic knowledge na to iba-iba kasi yung body type natin, iba-iba din yung proper exercises from different body type. So nung during training ko, malaki talaga yung bone mass ko. So kahit pumayat ako, mukha pa rin akong malaking tao. Alam mo yun, hindi dapat kasi porket mataba siya. Minsan kasi sa ano din yun eh, heredity or sa metabolism mo. Yun lang, na-share ko lang. So nung maraming manggagawa tsaka mga ordinaryong ditapak na nagpapayat din after na promote na nga yung mga fasting na yan. Ako rin namayat din ako diyan eh. Alam mo namayat ako sa ano niya sa mga mayroong fat phobia sa na culture. Na oo, may culture ng fat phobia. Kaya pala nung nagulat ako, na-shock talaga ako kasi hindi ako sanay na merong tao na magjo-joke sa akin ng ganun, kalala, which is hindi kami close. So, kanya sana kung best friend ko or tropa ko, which is hindi. Like, porket zone servant ka, may karapatan ka lang magbiro ng ganyan. Nakaka-offend. Alam mo yung parang active dito pa ako nun, pero hindi ko natigilan yung sarili ko na mapairap, pero tumalikod na lang ako. Ayan! Welcome! Uy, nagbigay si Panma. Welcome! Welcome, Scarlet Witch and Peculiar Girl. Nagbigay siya ng $1. Ayan. Mga suppressed voices ay nandito ngayon. Hindi naman nanahimik. Matagal na nanahimik, ngayon ay hindi na. Hindi na po kami mananahimik. Isa ba yun? Wala mananahimik sa pamilyang ito. Labas wala. Galit nyo. Healthy family po kami. Wala pong toxicity dito. Pantay-pantay ang karapatan. Oo, woman empower. Tsaka tayo masasabi ko tayo rin yung totga ng MCGI kasi hindi tayo iningatan ng MCGI. Yes. And ano nga sabi ni Ate Pechay, ano nga tayo? Bona girls. Naalala ko na naman, Bona girls. But babaeng may laban. Oo. Lumalaban tayo for ako kasi hindi ako for equality. I'm for equity. Equity. Balance lang tayo. So kung sino yung better kailangan, much better ang equity kaysa sa equality. Tsaka diba napapansin din ninyo, may bumangat lang kahit gaya, kahit na gaya Kristiyana ka nalang, agad papansinin pati yung utong. Yun? Tinatayuan sila? Pag nakikita sila ng konting laman. Pero ang magtataka ka, magtataka ka sa pag sa labas nila nakikita, wala naman silang halay. Oo, wala silang halay. Normal lang. Pero pagka dito pa nakikita nila, yun nga. Kaya nag-iinitan. Pero yung mga taga-labas, tinitignan nga rin din nila eh. Tsaka kwento ko lang ah, yung mga Dita Pack Boys na yan, yung mga Facebook niyan, sa social media. Mga puro banal. Oo, puro banal-banalan, pero yung newsfeed laman, puro dede. Oh, di ba meron pang... Uy, may nakita ko, nakafollow kay Ivana, Dita Pack yun.
Tapos meron pa nakafollow kay Angel Luxin. Baka meron, baka may magulat tayo, work na nakafollow kay Salome Salvi. Uy, may nakita ako. Di ko lang na-screenshot, hanapin ko. Ang tanong ba sila sa niya, Salvi? Nakafollow kay, ano, kay Salome Salvi. Uy, by the way, bet ko yan siya. Bet ko din siya, woman empowerment. Totoo. Ano siya? Yung pagdidress niya. Totoo. Yes, true. Kasi nasa, we can dress naman. If, as if may ano, may sasabihin ng damit, uy, pambabae lang ako. Yung sa dress code, like, hindi pa pwede magpantalo ng babae kasi panlalaki yung na damit. Parang ka mga gago. Alam mo ba? Nilagyan ng gender yung damit. Oo, nilagyan ng gender. True. Kaya happy ako and I'm very proud dun sa mga guys and girls na nagko-cross-dress. Malapit na ako. Magmamasculine na ako. Kasi bumibili na ako ngayon ng mga panlalaki. Kasi impress ko talaga sa pakiramdam ng isang babae na magsusuot na parang panlalaki. Mm-hmm. Pero same din. Nag-ano ako, nagko-cross-dress ako. Yung mga simpleng jogger na lalaki, yung mga big hoodies, yung mga ano plus size na t-shirt. Yun, komportable naman yun eh. May freedom na rin ako. Ayan, di ba? Freedom. Kasi sa office, never akong ginudge dito sa pananamit ko. Minsan sinasabihan na lang nila ako, saan ang marathon pag nag-short ako? Kasi lagi ako nag-short. You talaga, know. Mm-mm. Wala namang pakialamanan dito sa damit mo eh. Oo, damit lang naman yun eh. Kung manya ka talaga. Krabi, may... Teka muna. Krabi, nagko-cross-dress ka ba kapag ka walang makakakita? Serious so, lang. Same! Nakaka-cross-dress ba? Ako ba? Ako. Sino ba? Okay. Wait lang. Baba. Si wait. Krabi. Okay. Secret. Sound check. Go. Sound check. Ayun, sound. Okay na. Voice changer. Hindi may kami hearing. Hello. Mahina. Sakto lang. Okay na yung audio. Pero naka-voice changer. Hindi eh. Hindi. Ayos lang yan. Common naman yun eh. Common yung boses. Your voice is common. Common. Mm-hmm. That's okay. Sige, wag na natin siya munang anuhin. It's okay. Hindi ako nakapag-ano kasi nagpaalam na yung katrabaho ko sa akin. Binigyan niya ako ng gift. Eh, pagsalitan natin si Peculiar Girl. Hi! Mukha naman. Salita ka naman ng salita kayo, open dito. Naubusan na kami ng sasabihin eh. Tsaka na, hello. Ayun. Lakasan niyo ang loob, mga babae tayo dito. Marami tayo. Kung hello po. Props lang po, props. Para Mama Mary lang. Hi. Hello, girl. Much better na magsalita. Kasi sa mga previous podcast namin, di ba, kung kinaya namin, sorry, gagamitin ko tong line na to. Tapos kakayanin mo. Kakayanin kami yung magpapalakas ng loob. Kami yung magpapalakas ng loob. Ay, chika ko lang, by the way, segue ko. Walang bumati sa akin ng birthday ko na ditapak ni isa. Uy, grabe naman. Grabe. Wala na sila. Walang bumabate. I don't know why. Siguro, alam na nila yung about sa akin. Kahit di pa ako nagsasalita. Hindi naman importante na i-justify mo pa na alam nila o hindi. Wala tayong dapat pake sa kanila. Kasi buhay natin to. Oo, ganun niya. Wala na rin yung pake. Tapos isa pa kailangan pa ba i-gratify yung sarili mo? Totoo. Kailangan ba na, kailangan ka na, validation coming from them. Mga elitista din yung mga ditapak na yun eh. Feeling pa special. Pero nung nakalang taon, binabati pa may nila. May ano kasi sila, may special ticket kasi sila sa langit. Kaya walang deduction points. Baliw sila. Masira ulo.
Ah, sige na, pasalitain na natin si Krabbe. Hi, Bae. Krabbe. Krabbe Pie. Hi, Krabbe. Krabbe, or si Perkilio. Ah, Perkilio. Pero rinig ako. Rinig ka naman yun. Share your experience as a woman inside and outside the church. Charis. Inside mo na, much better outside. Yung kwento ko lang is nung nag-consult kami sa KNP. As in, kasama namin yung mga KNP. Yung jowa ko. Tapos, as in, sa consultation, binadishame ako ni KNP na a friend. And, oh, what the fuck? Sabi niya, parang, ano, parang, ano, ang laki ko daw compared dun sa jowa ko. O, diba? Pag-COVID. Gago. Ganyan sila. Pakialam niya. Di ba, alam niyo, ang lakas sila mag-power-tripping. Lakas sila mag-power-tripping eh. Sila pa nagsasabi, huwag magtatangi. Ano yung kaputangi na ano yan? Diba? Bukha lang ina nila. Mga pangit sila. Umiti na lang ako nung time na yun kasi, alam mo na, ayoko nang gawa ng issue pa. Pero yun, parang tatlo yata silang KNP doon, tapos tatlong AP din. Tapos wala man lang magsalita, ganyan, parang... The heck? Dapat came from KNP pa. Oo, KNP pa nang galing yung ganung statement. Kahit, ano kasi, parang power tripping din sila eh. Pwede nilang sabihin yung gusto nilang sabihin kahit ma-open yung kapatid kasi empowered sila. Alam kasi nila na ano, papalampasin lang ng ditapak yung mga sinasabi nila. Kahit masakit na sa dibdib. Tsaka ano daw kasi, kung tunay kang kapatid, hindi ka matitisod. Oh, fuck that. Oh, may pag-ganun talaga sila. Pakina nila. Buka lang nga ng shit nila. Nagwalwal na naman ako. Nakakatawa pa nung ano, yung Kapwa, ano pa siya, Kapwa sis pa siya, yung experience. Shit. Ano siya, parang after lockdown. Tapos nakita kami para mag-PD. Tapos sabi niya sa akin, ano daw ako? Sabi niya, hi sis, ang laki mo na, mukha ka ng balyena. Sabi niya sa akin, grabe. Ay, grabe. Yan. Sabi sa inyo, fatphobic eh. Ito pa ha, except sa fatphobic, doon tayo sa mga tato-tato. Kasi I have this friend, hindi na kami friend ngayon. Sinira ng MCGI, yung friendship namin. So, ano na lang, best wishes, Charis. Ano na lang. Wish ko lang sa kanya na okay yung pamumuhay niya ngayon, which is maayos naman. Pero alam mo yun, during our friendship, parang last straw na yun na hate kasi siya ng parents ko since nung hindi pa ako dito pa. And then, sabi ko, para magkaroon na ng maayos na relationship sa parents ko, trinay ko siyang, ano, in-invite ko siya sa lokal. Kahit isang beses nang makapanood siya ng ano, para alam mo yun, parang para bumango yung pangalan ng friend ko sa parents ko kasi yung friends ko na yun is parang fuck girl type of girl. And then during kami yung close and parang siya yung naging bad influence sa akin, which is hindi naman kasi ako yung bad influence sa kanya during those times nung childhood friend ko kasi siya ever since. And then nagbago yung paningin ng parents ko sa kanya because of her tattoo around her body. Ang dami talaga niyang tattoo. And doon talaga nasira. So, ang ginawa ko yun, dinala ko siya sa lokal, tapos doon na kami natulog, inasikaso ko siya. And then, after nung, ano, pakikinig niya ng doktrina, which is parang inas ko na lang. Kahit yung strong-willed din kasi yung friend ko na parang, eh, hindi naman ako aanib dyan. Pero, plinis ko lang siya na, baka pwede makinig ka lang para at least yung parents ko maging okay na sa'yo. Tapos, ayun, nung afternoon, nung umalis na yung friend ko, ano, may, ang dami sinabi yung zone servant na yun. Siya din yung nag-fatphobic sa akin. Sabi pa naman niya, ano ba yung kaibigan mo? Ano? Addict ba yan? Sinabihan niya addict porket may tattoo. By the way, kung sino pa yung may tattoo, sino pa yung walwalera, sino pa yung mapagmura, ayun ang pinakamababait, napapansin ko. True, totoo. Kung sino pa yung mga walwal, sino pa yung mga palamura, sino pa yung mga may tattoo, yung mga may piercing, yung mga mukhang adik, sila pa yung mababait. Seryoso, ang babait nila. Sila yung totoong tune, yung legit. Yun nga, di ba? Mga nga yun, mga nakasuot na pang...
got, ano yung term? Oo, yung mga got type. Ang babait nila, oo. Ang babait nila kasama, sila yung pinaka-sweetest type of person totoo na makikilala mo. If ano, you talk na, oo. If ano ka sa mga, yung minsan Rakrakan Festival, di ba merong mga, parang dutan, yung mga tattoo. Ayun, yung circle, ano, circle mosh, ayun, mosh pit. Di ba, ang batas kasi sa, ayun nga, as a rakista, syempre. Ano, di ba, ang batas doon na once na may nahulo, may nadapa, aangat mo, which is true. Nangyayari talaga. Kaya tulungan nila. Oh, tulungan kami, ganun kami. Pero sa ano ha, sa iglesia, ibang klase, alam mo yun, ang aamo ng mga tatawanan, tatawanan ka muna. Oh, alam, hindi naman sa tatawanan. Alam mo yung mga kasama mo, yung mga TK, yung mga choir, syempre, di ba, dyan, mga kabataan, nagtutulungan kayo. Alam mo yun, parang feel ko, parang naging, ano lang, i-plastikan lang kayo din eh. Kasi once umagens ka na sa aral, hindi na kayo friend. Hindi ka nila kakausapin. You're no longer associated with them. Lalayuan ka na nila. Like, pag active pa kayo sa gawain, close pa kayo. Alam mo yun? Yun pala yung paimbabaw. Sila pala yung paimbabaw. Nasa loob ang paimbabaw. Totoo. Imbis, alam mo yun, yung trinato mo sila ng tama. Like, trinato mo din talaga silang kapatid. Kasi yun yung samahan ng sa iglesia eh. Magkapatiran, di ba? So, magkakapatid. Na-feel ko yun eh, nung during nung na-issue na ako, ang dami ng chismis. Tapos kung sino pa yung pinagkatiwalaan ko na friend ko, siya din yung nagpakalat ng issue about sa akin. Ganun talaga sa kanila. Ganun talaga sila. Parang uhaw na uhaw sila sa chismis. Tapos, uso din yung sulsulan as a friend. Susulsulan ka. Totoo yan. Totoo yan. Which is, di ba, sa local kasi namin, especially dun sa tot, dun, di ba? Pag once na nasususpend ka, ilalagay ka sa harap. Kunwari, ako, nasuspindi ako. Kunwari, kasi nakipag, alam mo na. Tapos, ilalagay ako sa harap, pagtitinginan ako lahat ng kapatid, and for sure, pagchichismisan ako yan. Nangyari yan. Nangyari na din sa akin, which is, pumunta ako sa lokal. Kasi feel ko, kasi inano din ako, chinat din ako ng ibang dita pa ke. Like, yung sis na yon is may asawa na. Both sila, active choir. And then, sila talaga legit. Kung meron akong babalikan sa MCGI, yung relationship ko dun sa mga taong naging close ko inside na naging totoo sa akin. Sila talaga, as in, sila, alam nila, alam, sabi niya, alam mo, sis, alam namin yung pinagdaanan mo. Kung alam mo kung saan kami pupuntahan. Kasi, nung hospital ako, alam, pinagluto nila ako ng, ano, ng Japanese cakes. Dinala nila sa hospital. Like, sa lahat ng kapatid, sila lang yung dumalaw sa akin. Tapos, during nung nagluluto ako sa lokal, like, ako na yung walang makain. Like, inaferan nila ako ng pagkain. Binigyan nila ako ng foods. Like, sis, wala, ano, ikaw pa lang yung, ano, ikaw na lahat gumawa ng preparation ng pagkain, tapos ikaw yung walang pagkain. So, binilhan nila ako, ang thoughtful, tapos nakatulog pa ako sa bahay nila. Yun na nga, ano, pag, yun, sila yung naging reason, but parang pinorso ko magsisipag ako bumalik sa iglesia. And then, nung pagbalik ko sa lokal, yun na nga, dun ko parang nagsisi ako. Kasi hindi pa lahat ng kapatid, welcome ka. Hindi lahat ng kapatid totoo sa'yo. Na nakakasad kasi naging totoo ka sa kanila. Pero sila, may judgment sa eyes nila. Totoo na masakit yan man tanggapin, pero kailangan lunukin. Kailangan ko lunukin yung pride ko kasi nandun na ako. Alam nga naman, umalis ako. So, dumalo ako. Pero hindi ako nag-iiyak. Ay, nagtanong pala si Picurial Girl. Ano na ako, 1 year lang ako sa iglesia, pero umanib ako dahil sa aral. Umalis ako, 1 year, something 1 year, ano, ako sa iglesia. Pero marami ako naging experience inside sa church, yun lang. Diba? Parang, ano siya, actually, for 2 years ko, actually, ngayon nga eh, 2023, sinabay ko. Uy, ano na naman, wait lang ha, iaano na naman nila yan, sasabihin na naman nila, eh, mga ano lang pala kayo, mga bagong kapatid lang pala kayo. Kasi sabi nga, bunso kapatid, daw tayo. Kami yung mas, bunso, kami yung dapat mas ingatan. Hindi tayo kami yung ingatan dapat, eh. Oo, hindi eh. Tapos alam mo yung feeling na legit yung
ano, legit yung seryoso ako sa ano, sa tungkulin, seryoso ako sa pag ano, sa paniniwala ko. Ginanap mo na lahat ng tungkulin. Ginanap mo kahit kung totoo man yung judgment day, may ihaharap ako mukha. Kung abot iglesia, may maihaharap ako sa Diyos kasi naging totoo ako. Totoo. Pero ano eh, naging bullshit sa akin yung ibang kapatid eh. O tas sasabihin na naman nila, eh dapat tumingin sa aral. Bullshit! Maging ano, di ba magliwanag na daw yung ilaw. Eh ba't ikaw kapatid ka pero hindi nagliliwanag sa'yo yung ilaw? Pero tapos ako pa yung sasabihin mo na ano, mag-assess ako sa sarili ko. Almost ang sakit 20 years lang. Ako dyan. Oh, grabe nga sa'yo eh. Traumatic. Kinsika pa nun, di ba? Traumatic. Sorry. Yung sa'yo, traumatic na nga din yung sa'kin na 1 year. Alam niyo, ano naiiyak ako ngayon. Sorry ah. Okay kasi lang. Traumatic siya eh. Kasi humingi ako ng ilang beses na tulong sa akin. Actually, iniyak ko na to kay Potential lahat. Iniyak ko na. Grabe talaga siyang traumatic. Alam mo, ikaw na nga yung inaragabyado. Ikaw na yung nire-rape attempt. Humingi ka na ng tulong. Mentally, ano ka na, na-depressed ka. Last na may tulong sa akin. Tapos, uhututan ka pa nila ng pera once na nalaman nila na, sorry, naiyak ako. Which is, buti na ilabas ko na ngayon. Sorry. Pag mo din ako paiyakin, te. Yung mga bago na hindi kanyo, hindi kayo iningatan. Eh kahit naman yung mga matatagal na, hindi rin nila iningatan. Totoo. Alam mo, mas matagal, mas is expected nila na mas matagal, mas matibay. Kaya walang, mas ano kami sa amin eh. Pagka kami ang pinatawag sa office, kumbaga pag kami ang kinausap, ano yan, pagkaing matigas talaga ang bibigay sa amin, na kami pa may kasalanan kung ma-offend kami kasi matagal na kami. Oo. Ako, ako bilang babae, naging totoo ako sa mga kapatid. Kahit ano, ito na lang, share ko na lang. Hindi sa pagyayabang or something, gusto ko na i-share. Namimiss ko yung part ng pagiging kapatid ko na pinagluluto ko yung mga kapatid. Namimiss ko yun. Kasi naging totoo ako sa part na yun. Na ina-assist ko yung mga bagong bautismo, lalo na yung mga matatanda. Kasi sa akin napupunta yung obligasyon na yun. Kasi maliliit kasi yung iba kong kasamang G ko. So ako yung malaki. So kaya kong i-assist yung mga matatanda na hindi makatayo. Ang saya kasi na ano eh, naging totoo ka na gumagawa ka ng mabuti. Hugs, Sigma. Hugs. Pero ano? Tama. Sige lang, iyak niya lang. Ito. Hindi, okay to, woman's month. Kaya gusto ko maging walwal eh. Kasi, gusto ko maghatid ng positive vibes lang sa mga tao na kapaligid sa akin. Kahit traumatic yung experience. Alam mo kasi, sinagad kasi yung kabaitan natin eh. Yun yung worst na nangyari sa atin. Kaya naging traumatic. Yeah. Kaya ko palagpasin yung Kaya ko palagpasin yung mga naririnig kong chismis. Kaya ko palagpasin yung mga sinabi ng kapatid. Hindi ko mapalagpas yung pambababoy din nila sa ibang kapatid. Okay lang sa akin. Pero yung sa ibang kapatid, tapos malalaman mo may nare-rape, may inaabuso. Yun yung parang sa akin. Ito nga pala. Hindi ko maprotektahan. Makasingin muna kasi okay. Tungkol dyan sa mga abuse na yan. Kung sino man ang mga kapatid na sumusubaybay dito na mga babae, gusto ko lang malaman nyo na kung kayo ay makakaranas ng abuse, huwag ninyong sarilinin. Kasi ganito eh. Ganito kasi sa loob ng MCGI, may nangyaring abuse sa inyo, ang gagawin, ang gusto nila, halimbawa, let's say rape. Ang gusto nila, i-confess mo yon, tapos magkakaroon ng investigasyon, papatawag sa ganito, tapos
may chance pa na hindi nun aaminin, walang naka-witness. So ano nangyari doon sa reklamo mo, 'di ba? Ang mangyayari, ang kadalasan niyan, ang ending, ikaw pa may kasalanan. Totoo. Yan yung nangyari sa akin eh. Ako yung may kasalanan. Kaya nga, ganito. Inako ko na lang. Ganito ang advice ko sa mga babae, mga teenagers na ano, lalo na yung mga teenagers ha, mga minors. Pag may nangyari sa inyo, huwag na wang mangyari, pero kung sakali man na may ma-encounter kayo, ganito, huwag kayong magsusumbong sa manggagawa. Hindi, Wrong move. Kasi, experience ko yan. Ganitong gagawin ninyo. Pumunta kayo sa tamang authorities. Ito legal. Ano yan eh? Crime yan eh. So, ang dapat na gawin ninyo, pumunta kayo sa women's desk. Hindi nyo kailangan i-involve ang parents ninyo kasi poprotektahan kayo ng batas. Kung alam nyo lang ang saan lang kayo lalapit. Halimbawa, may nang abuso sa inyo, no? Huwag kaagad kayo maligo. Mga babae, girls, huwag kaagad kayo maligo. Pumunta kayo sa women's desk. Tapos, ihayag nyo yung experience ninyo. Kukuha na kayo ng statement at ipapa-medical legal kayo. Kasi alam nyo ganito, ang mga traces at evidence ng abuse, hindi yan nananatili ng matagal sa katawan. Body fluid, semen, blood, saliva. Pag nawala yan, disadvantage sa inyo na mawala yung evidence. Kapag na kayo ay nakaranas ng abuse, dalhin niyo yung evidence sa katawan ninyo, pumunta kayo sa right authorities. So, wag na wag kayong pupunta ng first thing sa manggagawa. Okay, fine, parents, okay. Pero pag dinismiss kayo ng parents at tingin nyo, i-dismiss lang kayo ng parents at gagawin ng parents, lumapit sa manggagawa, wrong move. Kasi pagka nawala na yung evidence na yan, mas mahihirapan kayong mag-prosecute. Alam mo, bullshit yan na huwag magdemanda. Eh, ikaw na nga yung ikaw na nga mismo. Ikaw na nga yung agrobyado eh. Ikaw na mismo yung nakaranas ng abuse. Mm-hmm. Kasi ang point kasi nila is para ilitisin muna sa loob. Eh, ikaw nga yung alam. Ikaw na yung nakaranas. So, alam mo na itong lalaki na to ay masamang tao. Hindi mo siya kailangang i-undergo ng paglilitis ng iba hindi para malaman mo. Hindi kailangan ipa sa Diyos. Kasi palagi nila sinasabi ipa sa Diyos. Which is hindi mo, dapat. Hindi ko sinasabi na huwag mo ipa sa Diyos. Pero kailangan huwag mong ilagay yung sarili mo na kahit yung Diyos wala na magagawa. Tulungan mo yung Diyos. Diyos mo, natulungan ka. Help yourself. Kung totoo yung Diyos na yan, ba't niya hahayaang ma-rape yung nilikha niya? Ba't niya hahayaang gumawa ng masama yung... Pero hindi ko layo na i-dismiss nila. Sa akin lang, binibigyan ko sila ngayon pinaka armas nila sakaling mapunta sila sa isang sitwasyon na kasi biruin mo, kilala mo na itong lalaki na to na sigurado mo na ginawang ka ng mali. So hindi mo kailangan sila na ilagay sa paglilitis ng iglesia muna para malaman kung may kasalanan kasi, siya. Kasi ikaw na nga yun eh. Batas diba? Yan eh. Batas ikaw din na. Yun eh. Tsaka Ate Pechay, nasa batas din yan. Nasa batas din yan yung tao eh. Kasi wala rin. Mayroon kasing flaws ang law ng Pilipinas eh. Pero alam mo dito sa abroad, lalo na North America, kung dapat yan pag nalaman nilang may abuse, required ng law na
i-report sa authorities. Pero kasi sa Pilipinas, hindi ganyan. Kaya sinasabi ko na kung na-abuse kayo, yung evidence na nakuha ninyo na nasa katawan, na kumapit sa katawan ninyo, i-preserve niyo 'yon hanggat hindi kayo hindi ka na-examine. Alam mo 'yun kasi kapag ka nawala na 'yan, mas lalo kang mahihirapan ng patunayan na mag-prosecute ka kasi wala ka ng evidence. Ang rape kasi ay karaniwan walang witness. Lahat 'yan rely lang sa testimony ng both parties. Kaya kung halimbawa nakalmot mo yung perpetrator mo, yung skin cells niya nasa kuko mo. Na nakagat mo. Nakagat mo yung perpetrator mo, yung laway mo nasa kanya. Kaya wag mo malalaman talaga. Oo, forensic evidence kung nagkaroon ng penetration, yung magandang yung awareness na din niya, 'yan eh. Yung nagkaroon ng penetration, yung skin cells niya napunta sa iyo, may traces yun. Kung nilabasan siya sa loob, lalo na yun, matibay. Totoo, na evidence. Totoo, yun yung pinakamatibay na ebidensya. At saka ito pa, madagdag ko pa kasi yung mga ibang mga bata diyan na sobrang bata pa na like 12, 14, kasi meron akong narinig sa consultation noon, hindi ko lang alam kung may nakakatanda. Dinulog dahil daw yung magulang dinimanda yung kapatid for rape. Tapos ang ending, kasi daw, hindi raw rape yun, sabi ni Soriano, kasi pumayag yung babae na sumama dun sa lalaki. Pero kung iaano mo, kung i-apply mo ang batas, 14 years old or 16, that is considered statutory rape. Statutory rape, ibig sabihin, kay pumayag, kay hindi, rape yon. Kaya wag sila dyan, ha, na kita mo yon, nagdemanda na yun, ha, pero nakarating sa hindi raw rape, ganyan. Napaka walang yang mga napaka ano pa to, mga napaka ang pinagtanggol pa yung putos na actually pareho sila yatang na suspende, pero na kung sa akin noon, kung sa tingin ko noon, bakit ganoon na parang sinisipay, victim blaming, ano ba yan? Eh kahit na ba pumayag yun eh, kung nag-groom naman, alam mo yung grooming na tinatawag? Ibig sabihin yung overtime, ginawa mong malapit ang loob ng bata sa'yo. And then it came to a point na kahit anong i-ask mo o i-influence mo sa kanya, mapapasunod mo kasi gin-room mo na siya. Alam mo, yung mga KNC na, yung grooming sa KNC, kasi ito yung mahirap eh. Yung grooming kasi parang hindi namamalayan ng bata na ginugroom na pala siya. Hindi mo malayan. Kaya sinabi nila na umayag daw. Pero hindi. Umayag. Tignan mo yung mga KNP. Ang babata ng asawa. Kaya nga sabi nga nila. Hindi natin alam, baka ginom yung mga yun. Sabi eh. Hindi lang nila alam. Oo, sabi nga ni Soriano, kahit nga ika yung mga apo ko, ayokong papakalungin sa mga sarili nilang ama eh. Kasi nga may ng utak mo. Kasi nga may grooming. Grooming. Kaya yung mga babae, pagka kayo pinupuwersa, kalmutin nyo, kagatin nyo. Kasi kumuha kayo ng evidence ng pangyari, dalhin nyo sa right authorities. Huwag na huwag kayong pupunta agad sa worker. Wala yan, ano ka lang. Ito, nag-comment si Kuya Adel. Bawat barangay may VAWC,
desk na pwede puntahan doon or sa PNP to file complaint. Pero kapag minor, takot yan magreklamo. Kaya pwede mas mag-ask siya ng help sa mga near relatives niya na di member ng Church of MCGI to guide her through. Magandang advice. Oo. Good advice. Yeah. Oh, kasi pagbata takot. Tsaka every school ngayon is ina-awareness nila about VAUC. Kasi last year ata, inano din sa amin yung VAUC. Nag-ano din sila, parang seminar to all students, college students and high school about VAUC. Sana kayong matakot. Pati elementary din sana, mga elementary students, sana meron din silang VAUC, alam mo yun. Huwag kayong matakot na i-demanda yung mga perpetrator ninyo. Worst scenario, masuspindi lang kayo. Hindi naman kayo matitiwalag eh. At saka, even worst scenario, kung kayo pa yung tiniwalag at sila pa yung kinambihan, napakagago naman iglesia yan na kumakampi sa rapist, di ba? E pagka ganun ginawa sa inyo, lumayas na kayo. Wala na. Injustice diba? Na eh. Ayan, mali. Yung isa ka eh. Na, ano na yan. Yung isa ka, nakabuntis na ng dalawa. Nasaan niya yun? Ito, proud na proud, tumutulong. Oh, dapat ireklamo sa VAUC yan. Actually, na yan. By the way, in our company here, gladly, our lawyers, by the way, pwede kami humingi ng tulong. By the way, yung lawyer namin is katabi ko lang. Nasa upuan ko, katabi kami dalawa, seatmate kami. Naririnig niya ngayon. Ito, naging good. No, wala siya. Nandito ako sa isang office banda na tahimik lang. Which is parang conference room to eh. Tapos, talag-usap kami dito. Kinonsult ko yung sa case, una namin, ito ah. Yung sa case ko, kay Dita Pakboy, kay Dita Pakboy din sa akin. Kasi nga, kinalkal nila lahat ng social media ko, tinitignan nila kung merong rants. Which is yes. Meron at inaamin ko yun. Talagang iaamin ko sa court yun. Sabi ng at the end ng pwede daw akong kasuhan ni Dita Pakboy ng cyber libel. Pero madidismiss din daw 'yan sa court eh. You know why? Bakit daw madidismiss? Dahil daw sa psychological. Madidismiss 'yan kasi sabi sa akin ng attorney ko pag kakasuhan ka niyan ng cyber libel, tutulong ako sa iyo. Sabi niya, evidence kasi unang-una psychological, binrake ka, 'di ba? Talagang normal na magra-rant ka talaga. Matatawanan lang yung case niya. Alam mo unang sasabihin ng judge niya sa'yo, eh ikaw naman pala itong nanguna eh. Hindi naman to magwawala to pag hindi mo inano eh. True. So, which, tsaka ebidensya na yun, malaking ebidensya na yung nakapabunti siya ng dalawang babae. Pangalawa, tapos pinagtatakpan pa niya. Pinagtatakpan diba, din yata ng iglesia yun eh. Totoo. Yung una diba? Niyang nabuntis, parang kinasuhan na siya ng VAUC kasi hindi na siya nagsusustento. Tapos hanggat sa napagod na yata yung babae, yung una niya nabuntis, is kinat na lang nila yung communication nila between sa bata. Kasi napapagod na yung babae. Oh, ito ha, para sa mga babae na nakaka-experience ng ganyan, reklamo niyo kaagad. Huwag na kayong expect na yung lalaki is parang magmamakaawa pa kayo sa lalaki, magpapakabaliw pa kayo. Huwag na huwag niyong gagawin doon sa halimbawa, 'di ba? Nagreklamo kayo, no? Sasabihin na lang lalaki, pakakasalan na lang kita. Ay nako. Batas ay batas. Batas is batas. Karapatan ng babae. The more kasi nagagano nila, pakakasala kayo. Okay. Yung babae kasi normally sa atin is... Sorry sa word na to, quote and quote. Ututo tayo. Oo. May pagka... napobola tayo ng mga lalaki through their words eh. But check din natin yung action ng guy. Let it be a learn. Let it be a lesson learned. Na... pag MCGI, Dita Pakboy, iwasan mo na. Tapos, di ba, ito na. So, ututo tayo, di ba, pakakasal. Siyempre, mapapakasal. Wag na wag ka kasi may mga susunod na hindi mangyayari yan. Kamay na. Magiging kalaban mo dyan. Oo.
Yan na mag-aabuse na sila. Hihintayin mo pa ba yung point na ganyan? 'Di ba? Maghihintay pa ba tayo na yung kamay nila malalapat sa pisngi natin bago tayo umaksyon ng ganon, 'di ba? Recently nga, 'di ba, may napabalita na binugbog ng asawa. Uso din yun na, sa MCGI. Sa MCGI ba? Hindi yata. Yes. Meron. Actually, meron. It was 2015. Nagsusuri pa ako. Diba 5 years ako almost nagsuri bago ako umanib. Kasi ito, unang dalu ko ng pasalamat with my friend na dita pa. Mm-hmm. Ang consultation, magulat ka. Binubugbog siya ng asawa niya tapos sinasabihan siya babaho yung ari niya. Ay, alam mo, pinagalitan pa siya ni kapatid na Ellie. Which is worse. Yun na nga, umiiyak na yung babae, nanginginig na sa takot. Tapos, biglang sasabihin ni kapatid ni Ellie na, kasi, hindi ka naman kasi nag-aasikaso na sarili mo, kaya hindi. Which is, ko yan, ng kwento na yan, na parang, diba? Ina-justify pa ni Bess na, oy, hindi ka kasi nag-alaga na sarili mo, pinapabayaan mo sarili mo, namamaho ka na. Tapos, palaging nasa babaeng sisi. Speaking ng palaging sa babaeng sisi, biblical pa lang, nasa Genesis na, babae talagang may kasalanan palagi, no? Okay. Alam mo, kung sabi niya, hindi daw na nag-aayos, bumabaho na, hindi naman lahat yun kasalanan ng babae. Bakit mo, kung ikaw ang asawang lalaki, bakit mo hinahayaan na maging mabaho asawa mo? Na ganun. Bilhan mo ng yung asawa mo, kung mahal mo asawa mo. Bibilhan mo ng mga yan, yung kailangan niya. Kung gusto mo ng magandang asawa, gumastos ka. Totoo. Sabi kung hindi mo siya kayang gastos yan, kung hindi mo siya kayang gastosan, much better, mahalin mo kung ano't sino mahalin siya. Mahalin mo kung ano meron siya. Totoo. Oo. Kasi may mga babae na maaarte talaga eh di kung gusto mo ng mga ganong klaseng babae, gumastos ka. High maintenance girls. Kung hindi mo naman kaya yung ganon, maging ka sa tinatangkilik. What, sorry? Maging ka sa tinatangkilik. Arlene shampoo. Real review, dry hair. Nakaka-dry ng hair. Yuck. Mag-watch. Ganda na nga ng volume ng hair ko ngayon nung simula nung nagpaputol ako. Ako din. Tamang sunset, mas okay pa yung cream silk kaysa sa Arlene. Oo, totoo. Makaganda din. Cool. Kung kasalanan palagi ng babae, tignan niyo din yung sarili niyo as a man. Kung nabibigay niyo pa ba yung ng babae. Kasi may iba abuso din sa asawa nila inaabuso na sa bahay. Parang ginawa niyong alila yung babae. Ay, bigla ko naalala yung sinabi ni Dita Pacboy nung kami pa. Alam, sabi niya sa akin, ikaw magsipag-sipag ka na nga sa bahay. Sabi ko, kasi ako, aminado ko, hindi naman kasi yung mga kapatid yung parents ko eh. Siyempre ako, spoiled ako dahil unika iha, nag-iisang anak na babae. Sabi niya sa akin na, ikaw nga magsipag-sipag ka sa bahay. Sabi ko, bakit ba? Ito na nga, nagugas na ng plato. hindi pa yan sapat yung sipag mo. Bakit? What the hell? Ay, ganito sabi niya. Ganito sabi niya. Kasi, malaki pang bahay ang lilinisin mo in the future. What the? Sinabi si Krabby Patty, kaya kailangan daw mag-ayos ng babae, maglagay ng konting makeup. Uy, maglagay ng konting makeup yung sa iglesia nga, bawal daw. Pusuan yan. Pero halos lahat naman ng yung sa UNTV, yung mga babaeng newscaster ng mga Dita Pak, doon naka-makeup pa. Si Ira, pinakita niya yun. You get ready with me niya? Pinakita niya sa TikTok. Pati rin yung kapatid ni kapatid ni Alden Richards, laging naka-mascara. Dati nga nag-photo kong makeup. Ay, may kwenta ako makeup. Eto yun ha. Nung last dalo ko na sa lokal, nag-full makeup ako, naka-eyeliner pa. Tapos nandun yung worker na wala, hindi ko sila pinansin, dumalo lang ako kasi gusto ko lang ma-please yung parents ko. Nag-attitude na talaga ako. As if naman may
yung tumitingin, eh di ba sa puso tumitingin ang Diyos nila? Oh, eh di mag-pick up tayo. Last dalo ko na yun. At least dumala akong maganda. Kahit kapatid ako, nag-makeup ako, no? Oo. Sa Gcos, parang ano na eh. Ngayon, parang kailangan na naka-makeup ka, pero light lang. Full boss. Tsaka we cannot blame a girl. We cannot blame a woman na ba na palagi siya nagbe-makeup kasi doon siya komportable. True. Ayun siya. Totoo. Ano nga yung makeup eh? Porket ba nag-makeup para sa lalaki kaya kami nagpapaganda? Kami mga babae, nagpapaganda kami para sa sarili namin, para din sa kapwa babae namin, sa mga kapwa babae namin. Totoo yan, nagpapaganda kami mga babae. Para maano din, masampal na katotohanan yung mga misogynist na mga lalaking poking inang nila. Yung nagme-makeup tayo mga babae. Kasi gusto natin sa sarili natin, maganda tayo sa kapwa din natin babae. Bukod din sa pagiging maganda, para formality tayo. Consider, kasi sa akin, formality. Tsaka masarap, formality masarap tayo. Kaya, oo. Tsaka masarap sa feeling na kapag yung kapwa babae, kaya friends mo, alam mo yung ano, sinasabihan kang maganda, alam mo yun, uy, fresh ka, ano yung makeup mo, yung mga ganun, kaya tayo nagme-makeup, yun yung parang ano, yung mga babae na feminine talaga, yung common talaga na alam niyo topic ta, is makeup. Wait lang, bigla siyang pumasok sa isip ko na nagkaroon sila ng Miss MCGI. Ooh, ay, oo! Meron nga sa ano eh, sa MC, yung KKTK, parang pinapa-fashion show yung mga Dita Pak girls na nakadamit mod, nakadamit Kristiana. Pero mga hapit naman yung mga palda. Don't worry naman na mag-model dyan. Pero I can't imagine na ganyan ang magiging rampahan mo. Pero maninibago ka eh. Ang weird din kasi, gusto nila maging mahinhin, hindi ka pansin-pansin. Eh, ba't sila nagpapaganyan ng ano? Parang pinapayagpag nila na, oh, ano kami, marangal kami man namit, mahinhin kami, mahinhin ang aming buhok, mahinhin kami man namit. Pero yung ugali naman, di naman mahinhin. Wala naman sa hinhin yan eh. Wala sa hinhin yan eh. Kahit anong hinhin mo, may iba din bumubuka ka pa rin. Charis. Nakayari na sa akin yan. Yung mga ano dyan ah, yung mga nakikinig dyan na mga Dita Pak girl, huwag kayong magmalinis. Huwag talaga kayong isa. Ilabas nyo na yung anad sino kayo. Ibang klase ibang pa rin ako kumilatis. Pag nakita ko kayo sa personal, malalaman ko talaga agad-agad. Iba pa nga, tuwang-tuwa pa sa sexual ano nila, kaya kwento nga, nila eh. Pero matapasan tungkulin. Ay, meron pa yan. Nagkikismisan pa yung mga yan. Yung mga lalaking guwapo, mga stalker din yung mga yan eh. Di pero naman isang... hindi ako against sa feminist. Hindi din ako feminist talaga. Pero alam mo yung feeling na kapwa mo babae, gaga din. Neutral ay, lang kasi. Magpakatotoo ka na lang, girl. Kung gusto mong, ano. Pero syempre, di ba may peer pressure, family. Yung iba, dahil sa iglesia, kaya ganyan sila. Patago-tago lang. Pero sana naman, magpakatotoo naman kayo. Okay. Hi, Scarlett. Hello. Scarlett mo na. Hi. Pumasok yan. Yan ang tabi na din natin ang dita. Hi. Kwento ka na, girl. Kasi nag-aral ako sa isa sa mga institusyon ng iglesia. Wow, so, lover Daniel. nung nalaman din yung parang boyfriend ako, lahat ng classmate ko, nilayuan na ako. Alam mo yung parang feeling banal sila. Ang sad. By the way, may tanong ako. As a lover Daniel, ano ba yung logo ninyo? Eh, di ba kung sa iba is, alam ko sa UST is Tiger, sa ibang school is Gold Gear. Ano sa inya? Curious? More on sa Bible eh. Yung malaking... Wow! Ginawang nga na pa. Uy, wait lang ah. Basahin ko tong yung dito sa ano message ni Krabby Patty. Sabi niya, nag-get ready with me din daw siya tapos pina-take down. Nakakahawa daw. Gumawa daw siya sa TikTok ata ng ano, gumawa siya ng ano,
Red, oo. Ready, get ready with me. Tapos pinatake down daw. Kasi daw, nakakahawa daw ako. Eh, tignan mo si Ayer Mariano nga, diba? Tapos sabi naman ni Pekular Girl, ako, si Ate Arlene Tanyo Walwal. I-chat ako niya ni Krabby Patty. I-chat ako niya ni Krabby Patty, si Krabby Girl sa Discord at mag-usap kami. At ako dito, nag-get ready with me rin. Pero, oy, kita na. Uy, mag-get ready with me tayo kaya. Trendy. SCGI edition. Oo, get ready with me as an SCGI. XMCGI. Paano, oh. XMCGI. Oh, oh, malapit na ako sa ganyan. Then, naman, iniisip ko na marami nang magbabasya. Okay. Okay. Sabi ko sige. Nga kung sino. Wait, girl, go na natin si Ate Scarlett. Ano? Oo, si Ate Scarlett. Si Ate. Yun lang kasi kanina parang napansin ko yung mga ditapak girls. Sakala mo, ang banal-banal. True! Diba? Nakakainis. Tapos after naming dumadwit, ala, nauna pa silang mag-asawahan. Oh. Diba? Ay, ito pa, nagbuntisan. You can judge a fate, diba? Eh, ito yung madalas na nangyayari. Kung sino pa yung mga tahimik, pahin-hin-hin-hin, pa-inosente, sila pa yung una na bubuntis, magugulat ka na lang. Buntis na pala si ano. Tapos ako dati, sinasabihan ako, ikaw yung unang mabubuntis, ako daw yung ano, ako daw yung maaga mabubuntis. Pero ano nangyari? Parang ako yata yung magiging ano, tita forever. Walang tapos anak. Ikaw ang ano, ikaw ang ninang. Oo, oh, ako ang ninang. Relate. Relate. Oh, tapos isa pa. Batchmate ko. Isa pa. Kung sino pa yung nagsasabi sa'yo ng mga hinhin, ayun pa yung malakas umungol. Oo. Ala! True to life story, Vicente. True to life ba yan? True to life. At napapansin ko yan. Totoo yan. At si Petra, ito confirm. I don't know. Wala pa ako narinig na... Wala pa ako narinig na ditapak na umungol. Kasi, eto. Ito kasi sa akin, may mga nagsasabi, ito ah, labas mo natin pagiging MCG. May mga nagsabi na, ah, bait-bait yan si Micaela, maano yan si Micaela, mahin-hin yan, hindi natin. Sure. Tapos ako din before, sabi ko pa, isa pa, sinabi ko pa before yan, once na pumasok na ako sa iglesia, sabi ko pa, ay bibigay ko na itong pagkababae ko, pagkasal na, ang yabang ko pa nun, pagkasal na, syempre, nadapa na nga ako dun kay Dita Pakboy, ganun. Tapos, at the end, oh, parang sinampal lang din ako ng sinabi ko, ano, parang sinampal ako ng kamay ni Mickey Mouse. Mm. Grabe, laki nun. Oh, which is totoo. Uy, Scarlett nga. Scarlett Witch. Ah, ano naman yan? Ano? Active dita pa ka ba? Closet ka ba? Ano ba? Actually, yung regarding naman sa damit, surrounded ako ng mga fanatic. More than 30 kami sa fanatic. Ooh, pero so, na ka. Bit, yes, 15 years na ako sa church. Wow! Rob, ay, mas matibay pa pala sa atin to. Pero, wala. Oh, no, diba? Eto na. Meron na tayo mapagtatanungan. May pinakamatibay. Eto, may tatanong ako. Ay, sa lahat ng mga closet dyan. Oh, hello. Chat mo ako away, sa kawan. Discord. Ate Scarlett. Ate Scarlett, may tanong ako sa'yo. Gigo. Kasi 'di ba matagal ka na sa iglesia. Eh ano na, ano ba yung mga nagbago na point of view ng babae sa iglesia ngayon compare sa dati? Parang point of view? Yun nga, katulad ng palang pwede may naman. May pagbabago ba? Or same pa din? Or mas lumala? Dati kasi sobrang conservative Emmy, di ba? Parang bawal. Kasi yung parents ko parang ano talaga sila, fanatic. So bawal kami lumabas na kahit nasa bahay kami na nakapajama. Parang ganun. And then recent post, nakikita ko yung mga royal family na todo aura-aura sila. Kami nga, nahihirapan kaming lumabas na naka-pajama na yun, ha? Maluwag, bawal, ang strict. And then ngayon, ang luwag-luwag na sa ibang members. So parang ang unfair na sayang yung youth ko sa iglesia. Ganyan. Diba dati, ano? Oh, diba, bawal, sayang. Bawal pa na pag may kakatok sa pinto, you answer the door. Na kung nakapadyama ka, magbihis ka bago mo buksan yung pinto. Sinabihan din ako niyan. Ako din. Lalo na ako. Like, pag
kailangan talaga nakaano ka, proper damit. Kahit ka mag-anak mo pa, kahit kuya mo or ate mo or nasa bahay lang kayo, dapat nakadamit kristyana ka pa din. Balik na balik. Fuck! Ano yun? Pati paglalaba, naka-pajama pa rin? Yes, opo. Kung public na maliligo, naka-ano pa rin? Pajaming. Ang weird, no? Example ha, example. Liligo kayo, tapos poso lang yung available, nasa labas pa. Ano yun? Araw-araw kayo maliligo na naka-ano, t-shirt with ano, jersey. Eh, lalo na hindi natin maiiwasan pagposo, magpapasok ka talaga ng kamay mo sa katawan mo. Oo. Which is yung sa kalumloban mo, oo, diba? If ever public, no choice ka. Mm-mm. Magtataka naman yung mga tao sa paligid mo, parang araw-araw ko naliligo, pero naka-jersey sando, naligo ka. Naligo ka pa. May tanong ako kay Ate Scarlett. Okay. Ate Scarlett, nag-teatro ka ba? No, choir. Ah, choir. Wow, ang ganda, sample. Ay, hindi ko alam pala. Pa-sample. Okay. Hatid sa inyo ni Scarlett Twitch, ang awit niya ka. Sample na yan. 37, pasok. Kanta nila. So, ang pangapatugtog ko ngayon dito, mga panglabas. Nabubwisin yun, mga yun. Yun! Pero ano ha, aminin natin na may mga awitin sa iglesia na masarap pa rin pakinggan. Mga ganda. Oh, kinakanta ko pa nga eh. Nagkakaroon pa kami dito pero MCGI. Hymno 30 pinaka-favorite ko eh. Yung magsaya tayo. Then Hymno 36 pagka alam mo na. Alam niyo ba yung kanta na ano? Sa Di Mabilang na Tala? Ay hindi. Good ano ba yan siya? Asop siya. Asop. Ako favorite ko yung May Awa ang Diyos eh. Kasi sabi ko, even church Christian na ako, kinakanta ko pa rin siya, naiiyak pa rin ako. Kasi sabi ko na, kasi kahit na ilang beses na ako natitisod, di ba hindi naman madadala yan sa pananamit na kung ano ka. Kasi ngayon ako, nagsusot na talaga ako. Kung ano't sino ako eh. Alam mo yung kahit ano, tinutulungan pa rin talaga ako ng Diyos. Totoo to. Kasi nagpapasalamat pa rin ako the way na ano. Sabi ko talaga may Diyos pa rin. Sabi sa Ebas lang yan ng MCGI na pag ramen! Pag nasa labas ka na ng iglesia, which is ngayon, napapatunayan ko mas may Diyos pa ako. Kasi alam ko may kanya-kanya na tayong paniniwala eh. Mm-hmm. Ako kasi I have God pa rin. I respect yun pa rin mga atheist. And also, kung sino pa yung mga atheist, agnostic, sila pa yung mga mababait. Oo nga eh. Kung sino pa yung mga unreligious, yung di na talaga totally naniniwala, sila pa yung gumagawa ng mabuti. Totoo. Kung sino pa yung maraming question, yung mga rational thinker, yung mga logical thinker. Kasi marami din akong mga nakikita mga babae na empowered talaga sila, na tinatayuan talaga nila yung prinsipyo nila. May mas principle pa sila kaysa sa mga lalaki. So, kasi may mga lalaki na wala talagang prinsipyo eh. And nakikita ka sa ibang dita, pag hindi naman lahat ah. Pero yung mga lalaki sa iglesia, parang nakaasa na lang sa ano eh. Alam mo yun, may responsibilidad sila sa mga pamilya nila, napapabayaan na nila dahil sa tungkulin nila. Alam mo yun, napapasobra na. Alam mo, halos lahat naman ng ano, ng mapalalaki, mapababae, pag napasok ka sa iglesia, mapapabayaan mo yung mga ibang importanteng bagay sa buhay mo. Career, mga pag-aaral mo, kahit na nga na yung bahay mo eh. Ako, ano ha, oo. Ito kasi yung naging experience ko. Ang napabayaan ko during active pa ako sa iglesia, napabayaan ko yung training ko sa ROTC, which is bawal magpapagupit ng buhok. Tapos hindi pa ina-approve na pwede na pala yung mahabang buhok, basta i-fix ban lang. Ang nangyari, ano kasi ako, parang naging commander ako ng Bravo team. Yung vice president ako ng ROTC namin. And then, napabayaan ko yung training ko noon. Hindi ako nakapag-advance dahil sa, alam mo na, iglesia, maraming bawal. So, pinili ko yung tungkulin ko kaysa ipagpatuloy ko yun, which is sayang. Kasi officer na ako nun eh. Tataas na yung rango ko. Nasasayangan ako. Hindi din ako nakapag-proceed ng military. Kaya ayun, okay lang. Sayang talaga. One of the things na nasayang
during my stay sa MCGI. Kayo ba? Ano ba yung mga nasayang nyo na opportunities during MCGI? Sa akin, wala. Kasi hindi ako ano eh. Hindi ko... meron akong reservation sa sarili ko. Kasi alam ko na wala namang tutulong sa akin nung pagka hard times. Ako lang. Kaya hindi ako nagpaka... Although naging panatiko ako, pero hindi yung sukdulan na walang career, walang education para mag-dedicate ng oras dyan. Actually nga, hinayang ba ako sa mga ano eh, mga oras na iginugol ko dyan. Sana na improve ko pa yung pag-aaral ko, na nagkaroon sana ako ng magandang trabaho, pero I'm past regret, okay? Kaya ano na ako eh, moving forward na lang ako. Ganyan. Pero ano, yung ang advice ko nga sa mga ano eh, mga kabataan na babae eh, kailangan sa bata pa lang kayo eh, lay nyo na yung foundation ninyo na maging independent, na hindi kayo aasa kahit kanino sa pagtanda ninyo, pag matured ninyo, na hindi kayo makukulong sa isang relasyon na ayaw nyo na, hindi kayo makaalis. Oo. Nakamute pala ako. Ayun. Si ano naman, Joy, baka may ma-share ka. Kasi nung last kita natin, eh, alam ko marami kang na kwento din eh. Ano naman yung mga ano, nasayang opportunity as a babae, as a girl? Ako, 3 years old pa lang ako, kaanib na yung magulang ko dyan. Talagang yung buong pagkabata ko hanggang last year. Actually, hindi lang. Kasi nung nagkaroon ako ng boyfriend nung college ako, medyo nabubuksan-buksan na yung ano ko sa labas na, ay, hindi naman pala talaga ano, paano ba to? Hindi naman pala talaga ang mundo sa labas kagaya ng sinabi ng MCGI. So, yun nga. Sa dami din ng bawal nila, madami akong na-miss out. Pati yung mindset ko pa nun na ano din ako, ugaling Hibenian din ako nung dati. Parang, oh, naging judgy tayo sa loob, di ba? Lahat ng mga nasa labas, ang tingin natin. Naging ano tayo eh. Naging self-righteous tayo eh. Oh, nung yes, nasa MCGI. Totoo. Ang sama na yung tingin ko sa... Ay, eto nga, ito, basahin ko lang yung ano message ni Brock. Grabe, sandali lang. Di ko na-pursue FA dreams ko sa Emirates. Siya ha, sad. Nice, same. Yun yung experience, yun yung sayang na hindi niya na-pursue dahil sa MCGI. Ayun nga, Joy. FA ka, maganda ka eh. Oh. Ayaw ng MCGI. Bawal maganda daw eh. Kasi bawal. Bawal maganda. Sorry dapat sila, magaganda tayo. Walang pangit dito. Legit magaganda, wag kayo. Ang ganda pa ng mga poses niyan. Yun. So, ayun, habang nandun ako, tingin ko sa mga tagalabas, lalo sa babae. Ano kasi parang ang dumi ng tingin ko sa kanila, may internal misogynism na nabuo sa akin nun. Since doon nga ako lumaki, diba? Parang ang tingin ko din sa babae mahina. So nagkaroon pa ako ng parang dapat tantayan ko yung lakas ng lalaki, ganyan. Alam mo, ang mahina lang na aspect sa babae, physical.
ang mahina lang sa atin yung physical natin. Yun lang. Pero pagdating sa intellect, sa potential, sa leadership, minsan mas magaling pa ang ano, mas ang mga babae. Oo, tingnan mo yung mga naging world leaders na yan sila Margaret Thatcher, Queen Elizabeth, ang daming naging mga leaders na ano, magagaling ng mundo na magagaling. Kasi ang mga babae parang mga ina yan eh, na leaders. Yung mga babaeng leaders parang mga ina mamahala. Hindi sila, ang ina-apply nila yung care ng isang ina sa isang nation, ganyan. Oo, hindi katulad, iba ang approach ng female leadership. At saka sa biology, di ba, tayo mga babae, built-in tayo na manghanak, built-in tayo for motherhood. Alam mo yun, ang strong kaya natin emotionally. Yung... kasi ang hirap ng pinagdadaanan ng isang babae. From yung pain threshold tayo eh. Like, kung napanood nyo ba yung ano, parang tinay nila yung simulation na ano yung feeling kapag dinugo yung babae. Tapos parang may nilagay sila na vibration dun sa parts ng guy. And then, may mga certain level. Oo, tapos may certain level. Tapos, nung kakastart pa lang ng level, hindi pa ganun ka-intest, sakit na yung lalaki. Tayo parang pa-chill-chill lang, upo-upo lang. Normal parang lang sa atin yun. Normal na lang sa atin eh. Oo, parang parang yung strength talaga natin. Alam ko yan, physically. Alam ko yan, mayroong isang video na isang device, dalawang set ng stimulator. Kinabit sa isang sa babae, yung kabila sa lalaki. Ano, sa level 7, ano, umayaw na yung lalaki kasi hindi niya. Kasi parang level 1 to 10 eh. Level 7, ayaw niya na. Level 1 to 7. Tapos nung 5, parang okay pa. Tapos nung pag 7, parang may humiga sa sahig na eh. Na guy, sa sobrang sakit. Tapos sinabi nga nung babae, imagine level 7. Hmm. Kasi ang tolerable sa kanila, like 5, ganyan. Sige, what's palagay more na natin, ano? Palagay na natin 5. Level 5. Tapos sabi ng babae, imaginein mo, level 5 yung tolerable pain sa inyo, ha? Pero pwede ba kayong pumasok sa trabaho at sabihin na ano, na hindi pwedeng ano, hindi pwedeng excuse na may dysmenorrhea. Papasok ka, level 5, ha? Tapos maglilinis ka ng bahay, magdadrive ka, magsumundo ka ng mga anak. Ito na nga eh, manganganak ka pa eh, yung manganganak. Yung sasabihin nila na mahinang sisidlan ng babae, anong mahinang sisidlan? Eh, malaking tao yung dinedevelop namin sa katawan namin. Tao yun, pag nabuntis tayo. So, alam mo yun? Eh. Oo, may bahay bata pa na tatanggalin. Alam mo yung sasabihan ka ng hindi naman tinitake as literal, pero kahit emotionally, malalakas tayong babae eh. Pressure tayo sa buhay, sa career. Yung pagiging babae, pressure na tayo eh. Alam mo yun? Pag babae, mahina. Physically, mahina. Bakit kaya natin i-handle yung sarili natin kahit dinudugo tayo buwan-buwan, nanganganak pa tayo. Oo. Kasi we are built like this. Babae tayo. Ginawa tayo. Nung kung sinong gumawa man sa atin, ginawa tayong malakas. Tapos kung antya-antyahin lang sa MCGI, napakababa ng tingin sa mga babae. Oo. Ayun. Looking back, nahihiya ako dun sa old self ko na nang maliit sa mga kapwa babae ko din. Siguro, pag tinignan ko yung dating ako, parang mandidiri ako sa kanya na, shit, eh, bakit napaka-feeling righteous mo, ganyan. Kaya, ayun. Sorry sa mga, although hindi ko alam kung nangikinig sila or hindi. Gusto kong mag-sorry sa mga
taong minsan naging mababa tingin ko sa kanila. Simply because babae sila. Ganun. Sabi nga nung ano, nung, ewan ko kanino ko narinig yun. Ang mga babae, nung araw, eh, di ba hindi pinagtatrabaho sa bahay lang? Ano, sabi niya hindi raw siya feminist na kasi, ano, yung mga feminist na yan, ang dadaldal nila na yung pinangalandakan nila na kaya nilang, kaya ng babae gawin lahat ng ano, ng ginagawa ng mga lalaki. Kaya tuloy ngayon, kailangan na nating magtrabaho. Huwag kayong maingay. Bakit niyo sinapaalam sa mga lalaki na kaya natin? Kaya ang mga sila magtrabaho. Yeah, tuloy, nalaman nila na secret ng mga babae na kaya din natin. Sabi niya, kaya daw siya hindi siya feminist eh. Kasi gusto niyang i-enjoy yung ang mga babae, hindi kailangan magtrabaho na sa babae. Actually, alam mo, parang nakita ko 'yan sa TikTok, yung ano na but sinabi kasi yung sikreto. Oo, bakit sinabi yung sikreto? Ayun tuloy. Matagal ng panahon na sikreto ng babae. Mga bidabidong na, feminist. Ano? Oo. Mga bidabidong feminist. Yan tuloy. Yan tuloy sa ano, sa Middle East, pwede nang magano. Pwede nang. Ay, di ba bawal mag-drive ng car ang ano? Oo. Dati bawal. Oo, dati bawal. Ngayon pwede na kasi nakita nila na pwede naman pala. Dati may mga driver sila ng mga babae, yung driver nila, yung mga asawa nila. Eh ngayon kailangan na nilang mag-drive sa sarili nila. may positive din kasi yung mga bawal-bawal eh. Ano yun? Eh di mag-hire yung asawa ng driver. Chill ka lang. Nasa ayun eh, may mga bida-bidang feminist charis. Pang ano lang to ha, pang joke time lang. Huwag seryosohin, baka may mga sobrang feminist dyan. So, ayun na nga. Usapang ano naman tayo, tapos na tayo sa damit, yung mga experiences. Ah, si Scarlett. Nandyan ka pa ba, Ate Scarlett? Yes. Hi. Hindi ka pala nakapag-share, ano? Ano yung mga, ano, panghihinaya mo? While, kasi closeted ka, di ba? Baka pwede mo din i-share yung, ano mo, yung actually, mga... Actually, nag-bulgar na ako recently dito sa family ko. Yeah. Lumakas na yung loob ko. Ganun. Pero yung mga panghihinayang mo, yung nasayang during MCGI? Actually, kasi, 8 years old pa lang ako, KNC na ako, tapos nahiwalay ako, parang outcasted ako lagi sa mga classmate ko kasi nga laging mahaba yung hair ko, ganyan. Tapos yun, nung college, instead, may mga nakapasa ako sa mga university na magaganda dito sa Manila. Pero parang pinatapon ako sa institusyon ng iglesia. So parang I don't have any choice para lang ano ko yung parents ko. Ma-please na, ay, sa Laberda dyan nag-aaral, ganyan. Tapos, yung mga opportunity sana. Kasi ngayon, pag sinabing taga-Laberda ka, ang hirap ng application, job ng parang matanggap. Diba? Bakit? Kasi ano, parang hindi sila kilala. Parang hindi kilala yung school. Ang hirap talaga. Parang ganun. So, nasayangan ako sana. Ginamit ko yung nag-aral ako sa mas maayos na school, ganun, kesa dun. Kasi, just to give you background, isa kasi ako sa mga teacher dyan na na-molest dyan nila. So, it's a bad, very traumatic talaga. Hindi ako nagsumbong. Ayan, sinasabi ko eh. Yeah, mga... Kasi parang ano, magagalit yung teacher, matatanggalan kami ng scholar pag nagsumbong kami. Ganun. Kaya wag nga silang magmalinis diyan na parang ano
ang gusto ko pa man din mag-aral sa ano, Verdad dati. Naghanap pa ako ng application dyan eh. Kaso parang pahirapan talaga. Alam mo yung feeling pa special sila. Hindi naman sila ganun kasikat. Tapos ang hirap ng application nila. Mm-hmm. So, healing that, parang mas lalong naging worse yung paningin ko sa Verdad, yung school. Parang yun yung pinaka biggest regret ko sa buhay ko, nag-aral ako dyan. Tumira ako sa sentra. Kung sino man yung nagmolest siya sa'yo, sana kung totoo yung impyerno, sana mapasama ka dun. Yeah. Kasi pero naano naman yun, natanggal naman yung teacher na yun. So, hindi, di para for me kulang yun eh. Yung panggagago niyang ganun, for me kulang yun. Kung mas better na makulong siya, deserve niya. Yeah. Grabe yun. Yung nangyari hindi naman sa'yo. Hindi naman siya ganun na kalala na naisip niyo. Yung ano, may mga nagsumbong na mga okay. Like, papuntahin kami sa faculty niya, ganyan. Madami kasi kami, mga babae na mga estudyante. Pero kahit anong klaseng molestya pa yan, abuse pa rin yan. Kahit anong klase pa yan, kahit anong degree yan, abuso pa rin yan. Huwag mong aanuhin na, uy, parang okay lang. Hindi okay kahit less pa yung na, hindi ka man na-rate, pero tinatouch ka lang. Huwag mong iti-take na ano yun. Kasi masamang gawain yan. Masamang tao yung ganyang klaseng tao eh. Yes, dapat, oo. Huwag natin sabihin na, ano, na ayokong, ano, ayokong parang inormalize na us. Kasi, nor, ano lang, marami naman kami. Hindi sana natin Scarlett, ha? Para sa akin, yung mga, yung nangyari sa'yo, hindi dapat kina-justify. Kung ano man yung nangyari sa'yo, sa inyo, dapat may ano yan, may kalalagyan talaga siya. Kaso kaya injustice parang, ang Pilipinas, injustice din ang English ha. So, yeah. Parang naano nga ako doon sa sinabi ni Ate Petche, yung ano, ano nga yun, Ate Petche, yung ginagroom yung mga bata. Mm-hmm. Parang ganun nangyari, totoo pala yun, may ganun pala. Oo, hindi mo alam na ginagroom ka. Oo, may ganun. Mind conditioning, ganyan. Mm-hmm. Oo. Ang sad lang. Yun. Yun lang yung share ko. Oh, ano na? Ay! Depensya, sorry na. Sorry po. Ano? Ano na? Usapang damit naman tayo. Kasi yung parang nagsabi ng keyword si Ate Scarlett, yung sa damit. Damit, oh. Ah, hindi. Ano pala? Tapos na pala tayo sa damit. Usapang buhok. Yeah, yan. Ganun. Usapang buhok. Yun pala yun. Sorry na ano ko. Buhok pala yung keyword mo kanina. Usapang buhok. Siyempre, may split ends. Siyempre, yung mga kulot hair. Mahirap i-maintain. Yung mga straight alam mo, hair. Alam mo, sabi ng ano, alam mo, sabi ng boyfriend ko tungkol dyan. Kasi nung bago pa lang ako umexit, hindi ko agad ako, hindi naman kaagad ako nagpaputol eh. Kasi, hinuhold ko pa rin na parang, ano to, may value sa akin, yung mahabang buhok ko noon. Kaya, sinabi, kasi turo sa atin nun, di ba, ayan ang tanda na kapamahalaan. Parang kinukonsider ko na pagpapahalaga ko na rin sa partner ko na may mahabang buhok ako. Ngayon, sinabi ko sa kanya, ano, na gusto kong magpagupit. Do you mind if I cut my hair? Alam mo, sabi niya, kung magpapagupit ka rin lang dahil lang nagrebelde ka at may sama ka ng loob sa church ninyo, that's the wrong reason. That's all the wrong reason to cut the hair. Para sa sabi niya, para sa akin buhok lang 'yan eh. That, hindi ikaw pa rin 'yan. You don't change na naging ibang tao ka. Komo nagpagupit ka. Pero dahil may significance yan sa iyo, ang payo ko lang sa iyo, kung magpapagupit ka dahil nagrebelde ka lang, wag magpagupit ka dahil gusto mo.
dahil gusto mong yan ang makakapagpasaya sa'yo. I don't want na magpagupit ka, sabi niya ganun. And then you're gonna be grouchy and crabby and you regret it because it's something important to you and you lost it, and you're gonna be crabby towards me, then our relationship is gonna suffer. So sabi niya, hindi mo kailangan magmadali na mag-cut ng hair. Give yourself a thought, and then pag ready ka na yan talaga ang gusto mo, then by all means, it won't affect how I see you. Sabi niya, how I feel for you won't change because of your hair. It's just hair. Sabi niya. Ayun. Kaya, yun. Nice naman natin ang anong jowa mo. Sabi niya, ikaw pa rin yan. Hindi ka naging na ibang tao. Ikaw pa rin yan, Catherine na nakilala ko. So, yeah. Wait, ano, yung sa buhok ba, nagpaputol na ba lahat? Charis. Nagpaputol na po ba lahat ng buhok? Yes, nagpagupit na ako. Ayun! Nagpaputol na. Same. Ano namang hairstyle? Ano yung mga hairstyle nyo? Yung mga nauuso ba ngayon? Or yung mga bob cut? Lahat ng hairstyle si Scarlet Party. Witch, nagawa ko na. Uy, si Ate Michaela, Dora daw. Ako naman, wolf cut. Pero humaba na siya ngayon. Plano kong pahabain. Mm-mm. Basahin ko lang. Nakalimutan kong basahin. Si Krabby Patty pala. Kaya pala siya hindi natuloy yung FA dream niya. Kasi bawal daw. Kasi may mga alahas, sa damit. Bawal. Oo nga pala, no, sa FA, yung pananamit nila. Tight. Hapit na hapit. Yun nga, good. Ano ba, Ate Pechay? Ano pa bang dapat pag-usapan? Sandali. Meron ako kanina dito na hinahalungkat po kasi kanina yung yung mga old notes ko. Sana yun. Meron ako nadaanan eh. Uy, yung mga, kung may nanonood dyan na sisterette, yung pusong babae, sali kayo. Sali kayo. Kasi gusto din namin malaman move nung mga binabae sa iglesia. Mga happy Christian. Para sa akin, hypocrisy yung yung sabihin nila, hindi nagdi-discriminate ang Diyos na kumbaga parang pinapalabas nila inclusive ang iglesia na may chance ng kaligtasan, ganyan. Pero sila yung unang nagko-condemn pagka yung mga happy-happy nag-express ng sexual interest. Ito ate ha, Pechay. Paano sila magiging happy kung deprived sila sa sexual acts? Deprived sila magmahal ng yung gusto nilang preference. Kung yung pagkakagusto pa lang, kasalanan na. Paano sila magiging happy Christian? For me, yung Christianity, hindi talaga siya, kahit anong gawin nila, hindi a-align sa LGBT. Hindi a-align. Never a-align yan. Huwag nilang i-reason out na magbabate. Ano nga yan yung... Oo, yung mga term nila bating. Oo, magbabating daw. Diyos ko. Hindi, try kaya nila magbating, Bating na lang tayong lahat. Total, we are all gays, charot.
Lahat naman tayo, parehas lang din naman tayo ng chromosomes eh. Hormones lang naman yung rason ba't nagiging bakla. Sa puso talaga nila, bakla sila. They identify themselves na lalaki, babae. Alam mo yun, kung happy sila, dapat ginagawa nila yung magpapasaya sa kanila. Kaso deprived eh. Pinipigilan sila. Parang kailangan pa rin nila magpakalalaki, magpakababae. May sulat nga si San Pablo yata. Niya mga nagsasang lalalaki ay hindi magmamana ng kaharian. Uy, eto, yung mga nanlalalaki daw, di daw magmamana ng kaharian ng langit. Nasa Bible nasa daw. New Testament. New Testament daw, sabi ni Kuya Tals. This is Old Testament naman. Pinapapatay namin sila. Oo. Di ba may patayan sa Old Testament? Papatayin daw pag, ano, alam niyo na, hindi straight. Pumapato sa kapwa babae, pumapato sa kapwa lalaki. Eh, yun yung identity nila. Dapat magpakatotoo sila. They're yun born naman. With it. Oo, pinanganak na silang ganun, kasalanan pa sila. Eh, ba't gumawa? Ang sarap na question niya, eh, ba't gumawa yung Diyos niyo ng ano, ng bakla? Kung bawal pala. Gusto pa talaga pahirapan. Sasabihin nila, magaan yung pasanin. Yun, sabi lang, magaan ang pasanin. Eh, mabigat bullshit. Na pasanin yan sa mga ano. Bullshit yun eh. Mabigat na pasanin yan sa mga LGBT. Kaya never magiging align ang Biblia sa LGBT. Yung modern na lifestyle ngayon, di na align sa ano yan. Un-incline na yung mga tao ngayon eh. Open na lahat eh. Kung dati pa naman may mga bakla eh. Naka-closet lang sila eh. Tapos ngayon, gusto pa rin nila kontrolin na huwag magladlad. Magsiladlad kayo. Karapatang tao, karapatan yan bilang tao. Ayun, si ate. Oo. Eh, mabait tayo ng office eh. Kailangan. Kahit ano na, wala na ako sa duty kasi half day lang kami for today. Nag-duty pa rin ako. Bait naman. Uy, pero ano, worth it naman ang sahod dito unlike sa isa. Yan. Yung TV ba yan? Yung TV ba yan? May paalawang ng 2K. Yeah. Uy, dito, at least kahit pa paano, pinapasahod kami ng tama at nakakakain. Hindi katulad dun sa isa. At malaya pa ako dito. Yun, no? Mm-hmm. Yun nga, ayun kanina topic is buhok. Which is the experience ko. Ang pangit. Ito, share ko to. My thoughts about my hair before. Bago akong dito paknan, pero kami na nun yung potential. Nagpa-ano ako ng buhok ko. Nagpa-una. Ah, yun. Brazilian. Favorite kong ano yun. Ano ng buhok ko. Tapos, sabi nung, alam mo ang bait ng, ano, ng nag-gugupit, nag-ano sa salon. Sabi niya, cut natin yung hair, madam. Wag! Sabi niya, i-cut natin. Ang daming split ins. Kasama naman sa bayad to eh. Wala ka. Wag, please, wag. Talaga, as in, pinigilan ko siya. Sabi niya, bakit ba? Bida pa ako. Dating daan po kasi ako eh. Ito sabi niya, oh. Pero nagustuhan ko lang sinabi niya, Muslim, mababait daw. O bakit ka dating daan. Sabi niya, bawal pala kayo, even split. Sabi ko, opo. Sabi niya, ang gara ah. Tapos, ang pangit ng hair ko, kahit ang ganda ng promo na binigay sa akin, Brazilian, pero ang pangit ng pinaka-tip, alam mo yung nai-eager kang putulin. Ang pangit na may split ends sa girls. Ang buhok kasi ng tao, mahaba naman talaga yan eh. Eh bakit, oo. Ano, biologically, same lang din naman tayo sa lalaki. Eh ba't kailangan sila magpagupit? Totoo. Lalaki na may karapatang magpagupit? Yun nga eh. Tsaka ano, at tsaka ganito ha. Pare-parehas lang tayo ng ulo. Soto. Ano ba yung mga ulo nyo special? Ang ano naman ang Diyos nyo? Ang arte naman ng Diyos nyo? Hindi, saka, ano, susukatin ba yung buhok sa langit? Mas mahaba ang buhok, better? Magkakasukatan man ang buhok doon? Alam mo, wala namang sinabi sa Bible. Ulit, ulitig walat ta. Wala namang sinabi sa Biblia na ang babae, hindi bawal magpagupit. Ang sabi lang naman, ang babaeng may mahabang buhok. Diba? Babae may mahabang buhok lang naman ang sinabi. Hindi naman bawal magpagupit. OA na yan, ano na yan. OA nga eh. Wala naman nakalagay doon na magpagupit. Diba, yung lalaki, oo, magpaputol ang buhok.
wala naman nakalagay sa babae. Nakalagay lang naman dun is mahaba lang. So, hindi... So, ano yung measurement ng mahaba? Kasi maraming mahaba eh. Pwede mm-hmm. yung reference mo, yung mahaba hanggang balikat lang. Mm-hmm. Yung iba, extend na hanggang puwet. Yung mga ganun na ano. Iba-iba yung standard natin sa term na mahaba. Mm-hmm. Siguro, pwede nga natin sabihin, kahit one inch, mahaba na yan eh. Depende sa tao kung ano yung gusto niyang mahaba eh. Tsaka hindi lahat ng babae kayang i-maintain ang mahabang buhok. Like me, dati ang haba ng buhok ko nung bata ko, hindi pa ako MCGI niyan ah. Pero nagpagupit na lang ako, nagpa-trim lang ako, kasi hindi ko kayang alagaan yung buhok ko. So, alam mo yun, may mga buhok kasi na nagtatampo pag sobrang haba na, nag-split ends, kumukulong. Totoo. Hindi lahat, lalo na yung mga kulot na buhok. Naawa ko dun sa mga kulot ang buhok, tas di tapak, hindi nila maputol yung buhok nila. Let me, ano nga, singit yan, yung kulot na yan. Sinabihan ako niyan before. Eh kasi diba natural, ay na, natural wavy ang hair ko. Actually, hindi pa ako kasama sa kulot eh. Wavy lang siya. Pero oo, kulot na rin ako at the same time. Kasi, ang sabi nun sa amin, sa babae, pwede raw magpaano, pwede raw magpaunat. Huwag lang daw magpapakulot. Iba paano yan, ang lumalabas sa hair ko, eh natural talagang kulot. Tapos nagulat sila nun, no? Ito ang weird, ah. Ito yung weird. Pwede magpa-straight, pero bawal magpa-kulot. Yun pwede nga, diba? Bawal magpa-color ng ibang color, pero pag pumuti yung buhok, magpapakulay naman sila ng itim. Itim, diba? Tapos ito pa, ha? Diba? Ito pa, color din yung itim, eh. Mix up ang colors pa nga ang black, eh. So, nakuha yung logic na yun. Tapos ito pang malala, ha? Kasi nung naanib ako, may colored pa yung dulo ng buhok ko. So, in-insist nila na magpa-color ako ng buhok kasi baka matisod yung ibang kapatid. Hindi nila alam. So, ayun, nagpa-color ako ng itim. So, bawal pala magpa-kulay. Ba't papapakulayan? Dapat bago ako nagpa-botismo, sinabihan na nila na ako na magpa-kulay ng buhok kasi once pag naanib ako, bawal na, di ba? Mm-hmm. Tsaka nor, di ba, naturalesa daw. Mm-hmm. Eh, ba't kayo nagpapakulay ng itim na buhok? Kung maputi na yung buhok mo, eh, natural lang naman na magkakaputi yung buhok mo. Yan yung sinasabi ko nung nakaraan, sabi nila. Oh, si Beso, ano, puti din naman buhok mo na. Huwag daw, ano, huwag daw tatanggalin yung kung ano yung natural. Kaya sabi ko, kasi dati nasaway ako, na hindi naman nasaway na matindi, pero nung bago ako, nag-aahit kasi ako ng kilay. Ngayon, sabi nung na may kumausap sa akin, sabi, sis, bawal po sa atin mag-aahit ng kilay. Huwag nating tatanggalin yung... So, bawal din mag-aahit ng bulbol. Kaya huwag nating tatanggalin yung, ano, yung natural skin. Uy, walang explicit dito. Normal na pa. Nakatawa ng tao yan. Charot ka lang yan. Kaya alam mo, inassume ko na lang na itong ditapak na to, hindi rin nag-aahit ng pilihili kasi sabi, yun nga ay bawal. Tanggalin yung natural. Ako ha, naturally, maputi kilikili ko. Oh, sana all. Oh, puti talaga, papalandakan ko yan. Pero nung nag-usap-usap kami ng mga kapatid, kasi doon ako nagbibis doon sa room ng mga girls, napupuri yung kilikili ko. Tapos natanong ko, pwede ba mag-ahit ng kilay, ng kilikili? Kasi di ba natural yan, dapat di tinatanggal. Tapos sabi niya, okay naman, yung buhok lang daw sa ulo. Eh, buhok din naman yun eh. Eh, paano yung sa baba? Paano yung sa baba? So, may mga kapatid hindi naglilinis down there. Biologically, okay lang naman na hindi tanggalin yan kasi for ano temperature control. Eh, sa ano natin ngayon, sa modern times, may mga damit na tayo eh. Hindi na natin kailangan talaga ng buhok sa katawan ni eh. Except sa eyebrow. Ano natin, pilo ka sa mata. Pero paano yan? Paano yan? Nakasanayan ko eh. Di ba pala makeup ako, nakakasanayan ko, nag-aahit ako lagi. Ako nag-aahit talaga ako ng kilay kahit di tapak na ako. Pero nasita ako kasi nakita nila na nag-grow. So sabi nila, wag ko na daw pabawasan. Eh trip ko magbawas ng kilay. Tapos sabi ko, di pati sa baba, bawal din. Pati yung sa ano, sa binti. Tapos tumahimik yung worker. Oo, sa binti din. Eh, hindi ako nag-aahit ng binti ko kasi parang yun yung ano, proud na proud ako sa hairy legs ko.
kahit babae ako, sign of masculinity and natural yung ay, sa pa ako. Kaya ako, ako, ano, ang binti ko, parang binti ng tatay ko. Same! Same, Ate Pechay! Kaya nag-aahit ako. Same! Ano yan? Dapat proud tayo sa mga buhok-buhok natin sa katawan. Kasi standard lang naman ng society yung, ano, yung shape-shape. Pero alam mo yun, paano naman yung cleanliness, yung hygienic? Eh, ano kaya? Malag, yung hygiene, malagkit kaya yung may buhok down there tsaka sa kilikili. Ako mangit, tapos mabaho. Ako talaga, nagugupit talaga ako ng pubic hair ko sa vagina ako talaga. Ay, same kasi, hindi talaga pwedeng hindi na may maintenance yan. Kasi ang gusto ko sana, Brazilian. Ay, kaso kasi, yung may mga issues na nagkakaroon ng boil. Kaya sabi ko, wag, sensitive pa naman ang skin ko. Actually nga, ang itim ng underarm ko. Kasi mag-ano sensitive... kate, lagay ka ng ano, switch ka sa tawas, balik ka sa tawas, tas with ano, kalamansi. Tapos hayaan mo muna na naturally mawala yung mga ano na yun. Tsaka ka mag-apply ulit ng ibang products. Oh, thank you. Hindi kayo, pero actually ngayon, tawas na ako yung milk ko. Tawas. Maintain mo lang yung tawas. Tapos samahan mo ng kalamansi para mabilis yung, alam mo yun, para mag-subside yung bacteria sa kilikili. Kaso kasi... Tsaka ka mag-try ng ibang ano ha, ng ibang product. Deodorant. Paputiin mo muna, pabalikin mo muna sa normal state niya. Yeah, thank you sa tips. Nagsalita na yung maputi. Oo, maputi kilikili ko ah. Pag maputi kilikili, maputi daw budhi. Saris. Di ba sa MCJ, once na nakikita na ang, alam mo na, katago-tago, bastos agad sa paningin. At least, ano, hindi bastos yung ugali. Totoo. Ay, yung hindi ko maka... Unforgettable moment. May, ano, yung ano man, yung... Ano, unforgettable moment yan, te? As an SMNCGVI, ito ah. Kasi before, bago pa akong ka-anim, so sa Zoom, lahat ng mga bagong anim, sa Zoom nila, pinapa-attend. So, ito naman akong, hindi ko naman alam, inosente ako nila lang, na kahit pala nasa bahay ka, a-attend ka na nakagayak ka. Alam mo ba, nakita talaga, on cam ako nun. Nakita, naka-short lang ako. As in, pinlace ko pa yung phone ko sa may binti ko banda. Tapos biglang nag-chat sa akin yung worker na babae. Sis, ano kung sa susunod na pagdadalo na, kailangan nakagayak ka. Ay, hindi ko pala alam. Tapos sumunod na tong si Macbeth, yung kinakainisan kong worker na lalaki siya. Bigla siyang tumawag sa akin na sabi niya sa susunod magdamit Kristiyana ka na. Tapos sinasampal niya sa akin yung sitas na unang Timoteo 2:19 ba yun? Na about sa pananamit ng babae. 2:9. Ayun, salamat po. Ngayon. Ay, may mas malalakong experience te. Dumaloko pero nakatawil. Pero off-cam naman, wala namang sapilitang on-cam na ganap. Cute! Ako nga, nag-jogging pants eh. Diba? Jogging pants eh. Nakatopless, dumadalo, di pa ako naliligo. Alam mo yun, hihintay ako ng break time para makaligo. Tapos alam mo, hindi naman, ang ano naman, ang arte lang. Pero alam mo yun, sasabihin nila kaayusan sa pagdalo, yung mga babae, magdamit ng mayos. Eh, tignan mo naman yung lokal, kaaya-aya ba? Yung mga bisita, ako nung bisita pa ako, hindi pa ako ditapak ha, nahusgahan ko yung lokal. Mm-mm. Lokal ba to? Simbahan ba to? Mas mukha pang simbahan yung kabilang bahay kaysa dun sa simbahan mismo eh. Yung lokal mismo. Kulang sila ng hygiene. Wala, Diyos ko yung CR, ano, as babae Nanggigitata. Hindi naman sa market ay, tayo. Ay, proud pa sila nun. At Bebe Mads. Proud na proud pa silang piniflex yun. Hindi ka raw dumaan ng pagka-KKTK mo pag hindi ka nag-CR nun doon sa apalit. Yuck, CR pa ba yan? Para lang ang ano yan eh. Kasi ako talaga halo party ako sa CR. Totoo. Even sa dorm ko, sa dorm namin, kahit sa, kasi nakadalawang dorm na ako for today, talagang nininisan ko ang CR. Uy, ano yan ate ha? Cleanliness is next to godliness. Kung hindi ka malinis na tao, kung dugyot yung bahay mo, expect mo na. Mm-mm. Nasa kalinisan yan. Mm-mm. Ang burarala ako sa kwarto. Yan lang. Okay lang yan.
at least naglilinis ka. Oo. Hindi yung pinapabayaan mo lang like sa apalit, grabe. Ano naman? Parang tirahan ng baboy yun ah. Hindi naman sa pangungusap. Hindi ko na naisip. Hindi ko na naisip mag-CR dun. Parang impyerno mag-CR dun. Eh, napili pa naman ako sa CR. At saka ito pa, alam niyo ba pag masyadong ano ang babae, sa cubicle ng babae, yung toilet, pag masyado siya madumi, prone siya sa UTI. Pwede tayo magka-UTI nun. Kasi parang na ano na vagina natin eh. Yung totoo yung kasi dumi. Umuupo tayo. Kaya oo, 'di ba? Ang sensitive kasi ng vagina lang sa mga babae. Oo. Payo lang sa mga babae. Huwag kayong uupo sa cubicle sa public kahit nilinis pa 'yan. Kasi doon sa workplace ko malinis naman yung CR kasi maraming ano din eh. Laki yung cubicle. Pero huwag kayong uupo. Much better magbigay kayo ng tissue na malapit. Tissue din ako. Doon sa malapit sa down there nyo. Kasi ano yan eh. Prone kasi yan sa UTI, infection. Kung gusto nyo na ano, dala kayo ng wipes. After nyo mag... Or else ano, ako nilalagyan ko pa ng alcohol eh. Let's set timer off. Oo. Okay na yun. Kahit ano na lang. Kahit wipes na lang or tissue. Basta... Wag lang ididikit talaga dun sa inuupan nyo kasi marumi yan. Prone kayo sa infection. Yun lang. Maging hygienic na din naman tayo. Hindi, parang ano eh, kasakdalan sa kanila yung pag ganun yung klase ng CR eh. Wait, pasa pilot. Nalala ko na naman yung ganyan about sa vagina. So, nalala ko yung isang kapatid. I know kilala nyo to siya eh. Sikat daw siya na writer ng ASO. Ay, hindi siya writer ASOP. As, I mean, nakapag-entry siya sa ASOP. Pero yung gagong yon, alam nyo ba na, wait lang, kung naaalala ko siya, gusto ko siyang suntukin. Kilala ko yan. Diba? Yeah, ito ba yung gumagawa ng ano, ng lyrics, mga poem? Oo. Nagtuturo sa mga dita pak girls. Pak-cutify. Nagagalit ako doon ngayon. Nakikita, ngayon, lakas ng ano ko. Wait lang. Lahat ng girls na nakaka-chat niyang kapatid, hinihingian niya ng picture ng, alam mo na yan, di ba? Nagsihingian niya, tapos kita mo mga posts niya sa Facebook. Proud na proud siya sa asok niya. Ganon. Naging magkaibigan kasi kami niyan. Tapos, nabalitaan ko lang, banuraw yun siya na ano. Actually, hindi naman maganda boses nun eh. Siguro na ano lang dahil sa mga panunod. So, spill ko lang yung tea, charot. About dyan sa JJ na yan. During nung active pa ako, parang ano pa lang ata ako, hindi pa ako nagtutungkulin. Umatend ako ng online pa kasi yung ano, youth convention nun kasi during pandemic pa. So, online. Ang nangyari, may nakakachat ako mga ad pro from Pasig. O, sige, docs ko na mga ad pro sa Apalit. Basta maraming mga, ano, mga taga Central Division. May isang guy doon. Di ko na nakalimutan kung sino. Basta ad pro siya. Nag-send siya sa akin ng poem. Parang pinapormahan na niya ako. And then... Yan sila magaling. Ano pa ako ni... Oo, honestly, parang ano lang ako, pabebe ako that time. Kasi di ko naman alam na once pumayag kang manligaw, eh yun na yun lang yung pwede mong, parang ano, napatipana na yung ligawan na yun. Pang-asawaan na. Kasi panlabas ako, parang namimili din ako eh. Tapos sinahayaan ko lang yun ang liligaw sa akin hanggang sa mapagod, hanggang sa tumigil. Ang nangyari, parang ano lang ako, sinayaan ko lang siya. And one point, bigla niyang sinabihan na ano, buti nga hindi kita hiningan eh. Tapos nagets ko yun. Ano yung, oo, buti hindi kita hiningan eh. Yung term na yun, nagulat ako. Shucks, kapatid to. Tapos, yun yung term na sasabihin niya. Pero gets ko na yun kasi throughout our conversation, pinupurso niya yung conversation namin na mapunta sa sexual. Eh, babae tayo. Marunong din naman tayo umiwas sa mga topic na ganyan. Iniiwas ko siya. Like, gusto ko lang makipag-usap sa kanya bilang bagong kapatid na about biblical stuff. Pinapasok niya talaga yung ano na yun, yung topic na yun. Ay, buti hindi kita hiningan. Tapos may 3 dots pa yun. Tapos feel, alam ko talaga, kahit sinong babae, alam mo talaga na ano, nudes yung hihingin sa'yo nung guy. Tapos send nudes.
Send nudes. Oy, uso yan sa mga KKTK. Kaya nga, baka nga, kaya nga hindi na ano KKTK, kaya MCGI youth na kasi imbis sa kasakdalan, kalibugan yung... Uy, ngayon ko lang nalaman yan. Na. Ngayon ko lang nalaman. Si, MCGI youth na siya. Oo, MCGI youth na. Pero ang bastos pa rin pakinggan eh. Oh, MCGI youth na. Ganito na ba ako? Nung paalis na ako, nung paalis ako sa iglesia, parang doon palang nag-i-switch na na MCGI youth na yung term, hindi na KKTA. In fairness naman sa mga KKTK na bababae, ang dami mga chismosa dyan. Lalo na sa ano. At saka ano, yung may kwento. May kwento kung ano, KKTK. Meron, alam mo yun, parang literal na mga Tagalabas, may mga pasaway din talaga ng mga KKTK. Alam mo yung nag-aaway silang dalawa dahil sa isang lalaki kasi chinachat sila ng dalawang, nung isang guy. Nakakaloka. Natatakot na sila maubusan ng lalaki. Oo, yun na nga. Parang sila yung takot na takot maubusan ng lalaki. Tapos ang lalakas nila magsabi na ano. Sila din pala yung takot maubusan ng lalaki. Ano ba bang ano natin? Anong oras na ba? Oras ay 4:19. Hatid sa inyo ni, ano, sino ba sponsor natin today? Over 2 hours na tayo. Over 2 hours na. Tipecha eh. Much better. Much better to have part 2 tayo din. Marami pa tayo i-share sa isa't isa. Ito pala. Ayun pala ang ano. Kasi, sana mag-ingay din to sila broccoli. At Scarlett. Oo. Kasi sila broccoli, sabi niya. Lalo na si Joy. Si Joy. Hello. I am broccoli. Kung wala ka, ito na. Mga girls, gusto daw nila mag-online. Uy, ate Scarlett ha, next time, if ever meron pang episode yung mga babae, sama ka. Then, ano ka din? Share ka na din. Masaya kami na, ano. Totoo. Tsaka ano, masaya kami na makapag-share ka. Or much better, not only girls din. Try din natin ng mga meron ding man. Mga sila din. Sila din. Pero ano na din, okay na din tong meron ding segment for girls. Lalo na Women's Month. Napag-usapan natin. Kasi, Women's Month timing talaga. Maganda din pag-usapan kasi hindi masyado na pag-uusapan yung sa girl side. Kasi tayo din naman, same lang naman tayo sa lalaki. Ba't naman palagi nilang siniseparate yung babae? Ang pinagkaiba lang yung kung anong meron tayo na wala sila. Kung ano, organ. Organs. Oo. Meron tayong dalawang boobs. Meron tayong dalawang boobs. At saka ito nga, may boobs din naman yung mga lalaki. Ito yung naiinis ako eh. Yung sinasabihan ako na babae ka lang naman eh. Kasi babae ka. Ay, puta. Ayoko yan. Ba't may dede ka? Ba't may susu ka? Ba't may nipple ka? Para saan yan? Ba't may pepe ka? yung dede, di ba may dede din yung lalaki? Anong purpose niyan? Eh yan lang ang meaning niyan, wala kang kwenta. Wala kang purpose. binodog show ko din pag naiinis ako. Kasi alam mo yun, pare-parehas naman tayo, yung organ lang naman yung nagkaiba. Kasi meron tayong role, biologically, may role tayo. Ang role natin babae, maging mother, mag-nurture. Nurture ang babae. Kung ano yung binibigay sa atin ng lalaki, nina-nurture natin, tayo yung nagpapalago. Diba? Yung concept na yun. Kaya sana naman, lalaki na kala mo, parang walang nanay. Kala mo yung galing sa babae. Parang isipin nyo, galing din kayo sa babae, dyan din kayo lumabas. So magkaroon din kayo ng respeto. Kasi babalik din naman kayo dyan, ipapasok ulit, ipapasok nyo din yung sarili nyo sa babae. Isipin nyo, dyan din kayo lumabas. Ramen. Ramen. Respect din naman sa girls na, alam mo yun. May respeto naman din ako kasi may mga lalaki din na naaabuso ng mga babae. Totoo yan. Toxic na babae. Yes, ayokong ano yan. Ha. Pero so, kaya hindi ako super feminist. Hindi din ako ganun ka ano. Kasi... may mga lalaki na abuso din ng babae. Yun nga din.
ang may mga lalaki yung mga na napikot na dahil nabuntis nga. Oo. Yung mga ano except sa pikot gayuma, yung mga ano, yung mga may mga lalaki kasing naturally submissive, femi. Kaya nga merong mga babae din na masculine yung type. Ako, hindi ko i-consider yung sarili ko as feminine 100%. Meron din akong masculinity. Kaya ko din yung role ng bilang lalaki. Kaya ako magbuhat. Yung mga ganun na bagay na physically for men. Pero, yung mga lalaki nakakaawa din yung mga submissive type of guy. Dapat inaalagaan din sila eh. Sana maging meron ding protection for guys. Hindi lang for women and children. Sana maging patas din yung batas. Kasi kahit iilan lang yan, mahalaga pa rin yan na bibigyan din ng solusyon yung mga ano, yung mga guys. Kahit konti lang sila, porket babae yung subjective sa harassment, sa abuse. Wala nang karapatan yung lalaki magreklamo. Wala na ba silang karapatan maging weak? So, kahit ano ngayon, Women's Month, eh, bigyan din natin sila ng, yung mga, worth it na mga guy. Yung mga mababait talaga. Kasi may mga mababait naman. Hindi naman lahat abusado. Pero sa mga abusado, buka ng ina nyo. Dapat pinutok na lang kayo sa kumot, no? So, sa mga ugali. Sayang lang yung boy nila dito sa mundong to. Hindi lang sayang. Sayang din yung pinadede sa kanila ng nanay nila. Tapos magiging gago din pala sila. Totoo. Wala kayong karapatan dumede sa babae kung gagaguin nyo lang din naman. Uy, may share din ako. Ayan, yun, may ditapak boys din. Mag-chat. Uy, ang ganda mo, parang ganyan. Ah. Ano kaya size ng boobs mo? Puta, Rina. Hindi mo bubidiretso. Anong size, diba? Naka-cover na, malaki na. Tapos ano pa kaya kung walang cover? Alam mo magandang sagot dyan? Alam mo bang mas masarap mo sabihin dyan? Gano'n din kalaki yung balls mo. Malaki ba yung pinagtatanong sa akin ng ganyan? Ko? Ay, Diyos ko, ginanon ko talaga yung lalaki. Tapos tinatanong ako nun. Parang pag babae yung nang gano'n, manyak. Pag lalaki, okay lang. Joke-joke lang. Ay, hindi. Walang joke dito. Sagutin mo. Walang joke dito. Gano'n kalaki yan? Pag mas maliit pa sa 4, huwag kang upal. Sarili. Makapanghusga kayo sa yung mga flat-chested. Uy, may disadvantages din yung malalaking dede eh. Yung masakit ba yung mabibigat talaga? Hassle din. May advantages na naman. Pero sana, wag natin may purpose ang breast eh. For nurturing ng baby yan eh. Hindi yan ginawa para maging subjective sa sexual. Oo, pag sex, oo, magagama, mo siya. Pero, a baby. May purpose talaga ang breast. May purpose ang breast. Wag ganun. Sinisexualize. Lahat na lang sinisexualize nyo eh. Doon sila magaling eh. Mga deprived na mga dita pa. Oo, yun ayun. Na nga eh. At tignan exactly mo ha, yung mga Amerikano na hindi deprived, yung araw-araw nakakakita ng susuot, mga kung ano-ano pa dyan, alam mo yun, wala na silang pake. May mas may respeto pa sila sa mga babae. Wala silang, alam mo yun, hindi ganun karampant yung pamboboso, kasi nakikita na nila. Yung, like sa India, grabe din sa India, marami din na relate dun kasi deprived din yung mga Indiano. Oh, parang yung Pilipinas din. Thankful na lang tayo dito sa Pilipinas kasi nagiging open na lahat. Kaso yung mga kulto, yun, yung mga yung mga kabataan ng mga kalalakihan, nade-deprive sila dahil sa mga kulto na yun. Imbis i-educate sila about sex, i-educate sila to be a good man, tuturuan sila na maging lalaki, karespe-respetong lalaki, alam mo yun. Parang lalo sila naku-curious kung anong itsura. Naku-curious Tinatago. Tinatago na tinatago para tayong naging alam mo yung lollipop?
Para tayong lollipop na nakabalot na parang atat na atat silang atat na atat nilang isubo, buksan at isubo. Para tayong mga ano eh, mga candy na naka full wrapper na gusto nilang kainin. Tapos pag tayo nagrereklamo ng na nagabiyado tayo, tapos sasabihin na naman nila kasalanan na naman natin mga babae. What the fuck? Experience ko yan. At saka ito pa ha. Bakit ano, ito ha, yung sa damit, balik tayo sa damit. Kasi yung mga lalaki, ano, yung backup din naman yung mga ano nila. Alam mo yun? Mga babae, hindi naman sa ano, may manyak moments din tayo na tinitigan din natin sila. Sana kung ano, kung gusto nila mag-ayos din tayo ng damit, sana sila din, mag-ayos din sila ng damit. Di ba nga yung ano, yung EJ, na lagi siyang ano, lagi yung short niya, yung parang mga cycling. Oo, yung sa cycling sa, oo. Kikita yung parang, bakat niya. O, kala sana kung malaki, charot. O, di ba, example na yan, tapos sasabihin niyo, malantod ako, malandi ako, makati ako, kasi ganun ako. Pero pag kayong mga lalaki, nagsabi niyan, true chat to, ano, joke lang, okay lang, banal pa rin kayo. Masyado silang inaano yung mga babae sa, ano, iglesia. Mm-mm. Parang konting kibot, parang masikip lang ng konti yung top mo, sasabihin mo, ay, mahalay na. Katulad niya, nakita yung mga itlog nila. Diba? Totoo. Tapos naka-fitting, ano pa, naka-fitting din sila ng damit. Eh, kahit talaga, may mga babae din na aaros pag nakakita ng nipple ng lalaki. Lalo na mga deep-fried niya, mga nasa iglesyang babae. Ano lang yon, vice versa. Kung gusto nila, hindi din sila nababastos na ibang babae. Totoo dapat din naman yung nangyayari. Ano, dapat yung pag nakita mo, pituhan mo. Ano kaya maramdaman ano nila? I-cut calling natin yung mga guys. Ay, Brad, parang bakit yata yan, diba? Brad, gaganunin. Maraming bakit yung parang bakat lang ng konti. Kasi yung dress ng babae, pag ano, medyo chubby, di ba? Babakat lang ng konti yung puwet. Sasabihin, mahalay na, kailangan mag-jacket, kailangan... Oh, ako, yan. Relate ako dyan. Yung bakat likod. Bury me. Bury me, bury you. Ako talaga din yan. Totoo yan, legit. Pero diba, hindi mo naman parang kailangan pa mag-blazer, mag-i-cover mo yung ano mo, di ba? Parang patong-patong yung damit, nakakairita. Doon ako naiirita. Ito ha, list ako, ilang patong ako. From underwear to bra, underwears ko. Susuot pa ako ng square pants or legging. Tapos, magsusuot ka pa ng palda. Kung hindi whole dress yung suot mo, magsasapo ka pa ng t-shirt. Tapos, ang isasapo mo sa t-shirt, may jersey pa. Totoo. Isa pa. Ano pa? Yung ano, yung dress na mga teatro kristyano. Natatawa ka. Di ba dapat bloomer? A bloomer? What the fuck? Ang pangit. May ano, oo, yung ano, yung pang, yung mga, ako nung bata ako, nung kakadalaga ko lang, ano eh, bata pa lang ako, inaano na ako ng mother ko kahit wala pa akong boobs, nipples pala yung nade-develop sa akin, ano na, may baby bra na ako. Kasi, kasi tignan eh, may, alam mo yun, nakikita na sa t-shirt mo. Siyempre, may mga mas matatanda sa iyo na maaaraw sa mga ganun. Ba't mo napunta sa ganito yung usapan? Napunta na saan eh. Pero ano naman, dapat ano din eh, same sa lalaki. Pag nagbibinata na, dapat maayos na din yung pananamit. Hindi lang babae. Panawagan lang namin kung gusto nyong magpatuloy ang kulto nyo. Tigil nyo na yung kagaguhan nyo, maawa kayo. Maawa saka naalala niyo yung workforce, ano? Diba? Sobrang kawawa yung mga. Napakainit. Maglilinis ng bleacher, tapos patong-patong. May pajama, nakapalda, naka-t-shirt, naka-jersey. At saka yung mga, ano, okay na yung mga lalaki kasi pwede sila mag-topless or mag-shirt na may yun, set. Ang daya, ano, nakakainit. Yun, tapos ang init-init, makaganun ka. Tapos ang haba pa ng hair, yun yung nakaka-stress. Kahit sa buhok man lang, kahit trimming lang, wala. Ano yun? Alam mo ba, pag may damage yung end ng hair mo, may posibilidad na umakyat yan sa buhok, sa anit mo.
And then, aakyat yan yung damage ng buhok mo, yung split ends. Hindi mo namamalayan. Pwedeng umakyat yan sa taas ng buhok mo. Once umakyat yan sa ulo mo, may mga ganong incident eh. Yung mga hindi na yata naliligo yung nagsusuklay. Or napapabayaan, hindi na me-maintain yung suklay. Yung ibang kapatid nga eh, tinatamad na magsuklay eh. Alam mo yun, iniikot na lang yung buhok hanggang sa ma-damage yung buhok nila. Kawawa na. Mahal ka yung main ko. Ang baho. Oo, yung makakapal. Parang... Tsaka, oo, parang hindi na umaano yung shampoo dun sa buhok. Hindi na kumakapit. At saka expensive. Sakit sa ulo, tapos diba, queer pa kami. Ibubuhol lang yung hair. Oo, and then, grabe. Ipa-plat lang yung ibabaw. Pero yung look, syempre, sobrang, ano niya, parang ang baho. Siya square. Tapos ano pa, no? 24/7. Tapos ano pa yung buhok niya nun? Baka kaligo niyo lang. Mahamog. Hindi pa natutuyo 100%. Tapos i-roll bad na. Ibaban na. Oo. Kaya hassle. Tsaka magastos ang ano, yung buhok, yung hair maintenance. Magastos yan. Kung gusto mo talaga na healthy ang buhok mo at hindi ma-damage, gagastos ka talaga. Nung nagpagupit nga ako, kasi hanggang ano na yung ano ko, buhok ko hanggang paa na talaga. Mm-hmm. Tapos nung nagpagupit ako, parang nakahinga ka. Ako, grabe, parang ang gaan. At saka ito pa ha, pag sobrang haba ng buhok mo, di ba, ano, maintenance ka niyan, eh di, hindi naman lahat ng di kapatid may pera eh. True. Hindi tapos lahat pa. Tapos bibentahan pa ng Arlene shampoo na nakakabalak. Diyos ko. Tapos ang mahal. Alam niyo yun, yung ibang worker na babae, umaasa lang sa mga bita pakin, sa mga bigay-bigay. Eh paano yung pang-maintenance ng buhok nila, yung pang-maintenance nila sa babae? Yun nga, may narinig ako yung napkin ng worker, yung tela na napkin. Ate Pen, pasador. Kung ano lang, kung yung usapang napkin na pag-usapan kasi sa Discord yun, sana naman kung may gano'n, yung napkin-napkin, sana naman bigyan, i-provide din nung ano, pangasiwaan yung para sa babae. Kasi mahal, expensive ang ani, monthly yan eh. Tapos wala man lang trabaho yung ibang worker. Paano sila bibili? Eh, ang unsanitary kasi ng ano eh, pasador. Pasador ba yun, Ate Pechay? Ah, lalaban mo. Oo. Di ba, Ate Pechay, madumi yun. Susuotin mo na naman. Oh, kailangan kasi doon para malinis talaga. Bi-bleach mo. Eh, yung bleach na yun, yung residue nun, nakaka-irritate naman yun pagka ano, nakaka-irritate yung sa skin ng babae pag na naiiwan. Kaya nga eh. Na, yun yung nakakaawa sa mga worker na babae. Kaya yung mga closet dyan, isip-isip na kayo. Kung wala naman din kayong pang-support sa sarili nyo, magtrabaho na lang kayo kaysa sa tungkol. Huwag nyo sayangin buhay nyo dyan. Ah, tapos ang ending, mag-aasawa lang din kayo ng kapatid. Tapos yung kapatid na yun, walang-wala din. Hindi sa pag-lockdown ha. Kasi yung kadalasan sa mga lalaki din na may tungkulin, walang, yung mga focus sa tungkulin, parang walang plano sa pamilya yan eh. Mag-aasawa lang yan, tapos ipapaubayan na sa Diyos yung speaking of plano sa pamilya, yung mga adult dyan, maging responsable kayo, mag-birth control kayo, mga, ano, mga adult. Oo, kasama sa pagiging responsible. I know. Bawal pero sino makakalam? Oo. Di nga din. Nagulat yung worker sa akin kasi shinare ko dati, nagtitake ako ng pills. Nasagot siya, ba't ka nagtitake ng pills, sis? Nag-ano ka ba? Parang pinaghinalaan niya ako na may ginagawa ko masama. In-educate ko siya. Sabi ko, nagpipills ako for my, ano, para ma-maintain ko yung hormones ko. Kasi kahit hindi pa ako picos noon, parang hindi normal yung bleeding ko. Hindi masama yun. Hindi masama ang birth control kahit pa ang purpose mo birth control.
Alam mo, mas advice mabuti na yan. Advice ko talaga, ha? Advice ko sa mga baba. Mas mabuti may birth control kaysa yung magbuntis ka ng wala sa panahon. At saka, hindi naman sa pagbubuntis about yung sa ano pills. Yung hormone mo. Kasi once na balance out mo yung hormone mo as babae, iwas sa mood swing. Pag okay sa'yo, bumagay sa'yo yung pills na yun. Kasi sa akin, bumagay kasi sa akin yung pills ko. Hindi na ako bugnutin. Positive ako, na masaya ako. And then, parang balance yung hormone ko. Healthy sa katawan. So, bilang babae, tsaka yung mga lalaki, pakiusap naman. Parang awa nyo na sa mga babae na, kung kayo mga dita pack boy kayo, magganon din naman kayo, magprotection kayo, pambihira. Tapos sa pag nabuntis mura lang naman ang kondo. Mura lang naman ang kondo. Binibigay na lang ng barangay . Eh di maglagay sila pag malapit na, Charis. Nag-educate pa. Ay, para pag ganyan, akin, advice para sa sa akin lang ako, Charis. Para sa akin kasi, hindi masama ang birth control. Part yan ang pagiging responsible. Family adult. Planning. Family planning. Kung ayaw mo palang magpamilya, edi control. Kung hindi mo makontrol yung pagiging malibog mo, yung kasi sa physical talaga natin yan, hindi nawawala yan . May urges tayo, mapalalaki o babae, edi mag-ingat ka na lang. Huwag ka na lang maingay, huwag ka mag-alas juicy confession. Huwag ka na mag-alas juicy confession kasi ichisismis ka lang ng mga worker, mga DS dyan. At saka ito pa, huwag kayong magigilty kung nakipag-sex kayo in an early age, mga 18, yung mga legal age. Huwag kayong magiging sorry about sexual. Alam nyo kung bakit. Explore nyo yan kasi part of yan. Saka nature. Part yan nature na yan. Oo, nature yan. Parte ng pagkatao mo yan. Kailangan mo ma-sort out kung ano yung magpapasaya sa'yo, sa'yo. Dahil Women's Month ngayon, hindi, para sa akin, hindi na nadidisprecio ang babae kung nagkaroon ng karanasan. Actually nga, para sa akin, tumataas pang value niyan . Totoo yan. Experience ko, bakit? Tanungin mo yung mga boys na hindi hipokrito. Hindi nga nilabit yung mga virgin . Yung mga, ako ha, kasi lumaki ako na tropa kong mga lalaki. Pero yung mga tropa kong lalaki nung hindi pa ako MCGI, mga kupal, mga fuckboy, pero alam mo yun, pag friend nila yung babae, hindi nila binabastos, tinatrato talaga ako sa kapatid. Hindi totoo yun. Depende sa babae yan kung papayag ka, pero dun sa level of friendship namin, nire-respeto nila ako kasi ka-respeto naman din ako. So, alam mo yun, kunento, bumababa, tinanong ko to ha, bumababa ba talaga ang value ng babae pag nakukuha ng lalaki? Hindi pala. Parang, mas tumataas yung value mo as a woman. Parang ayoko nung tingin sa babae, damaged goods. Oo, At saka yung mga mga legit na fuckboy na hindi kapatid na talaga nagsabi, the more na may mas experienceado yung babae, parang the more much better para sa kanila. Saka parang bakit mas po? Kasi, di ba, experienceado, marunong na. Except pa doon ha. Kasi maralaman mo din as a girl kung may respeto sa yung babae. Yung lalaki, pag may experience ka na. Kasi alam na nila yung background mo . Pag kaya ganito yon, kung natanggap ka niya as you are. Yun. Ibig sabihin nun, it's real love. Oh, yes! True! Legit! Kinilig ako! Oh, my gosh! Potential for president. Word of wisdom ni Ate Pechay. Kabong! Kung ang lalaki, kaya ka lang, kaya ka lang nilalagyan ng value. Oo. Kaya ka lang may value. Kaya ka lang mahal dahil na virgin ka. Nung kuha niya. Alam mo yung lalaki na yun, walang kwenta yun.
True. Huwag yung tutuluyan. Walang, huwag yung tutuluyan yung ganun. Kaya sa akin, para sa akin, mas okay na may experience ka, mas okay yung ini-explore mo yung sexuality mo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi naman forever may experience, makakapag-adventure ka, makakapag-explore ka, kasi tatanda din naman tayong lahat. Mm-hmm. Alam mo yun? Alam mo, limited lang yung time for sexuality. Idagdag mo pa yung mga health issue na, yung ibang health issue is, like, binabawalan na silang magkaroon ng sexual attraction to other, yung mga spouse nila, yung mga ganon. Explore nyo yung sarili nyo. Huwag nyo i-deprive sa dahil pa. Sa maganda society. Advice. Kung maganda gusto nyo, ah, ito ha, kung gusto nyo i-keep yung virginity nyo for marriage, go for it. Kung saan ka masaya, okay, respect. Oh, respect. Yun yun. Saka kung ano? Gusto mo, kung feel mo na, ano, kung saan ka comfortable, go, explore. Yeah. Tapos ano naman eh, ang sabi niyan, ang puke, hindi basihan sa pagka-virginity. Yes! Ang puke, hindi basihan sa pagka-virginity. Dahil ko sinasabi yan. Ano lang yan eh, yung virginity is society standard lang yan eh. Kasi kung totoo lang na may mga babae, walang hymen eh. Hymen kasi yung reason ba't naging may virgin. May virgin kasi na... Wait. Ito, dito sa North America, di ba, ang mauso dito yung tinatawag na tampons. Alam mo yung tampon? Yes po. So, yes po, gumagamit ako niyan. Ngayon, sabi, ang turo sa school, hindi nakakasira ng virginity ang tampons. True. Kasi, ang definition sa kanila ng virginity is no sexual experience. So, kung dahil lang nagtampons or nagpa-pap smear, eh, hindi yun sexual experience. Tampons nga eh, tsaka pap smear eh. Hindi, yung mga babae na yun, kinoconsider pa rin nilang virgin. Pero gayon pa man, hindi na masyadong malaki ang value na piniplace ng society sa mga walang experience. Parang ano na lang yan. Siguro bonus na lang. Pero actually, yung maraming mga lalaki ayaw nila ng ano eh. Ng... Virgin. Ito, last straw ko na kasi may lalakarin pa ako. Ito na lang yung last straw ko for this episode. Kasi happy ako kasi nakapag-usap. Kasi pinag-usapan natin dati Michaela, 'di ba? Na sana magkaroon ng episode ang broccoli actually, na naalala ko na sa escalator pa tayo noon. Na sana lahat ng babae makapag-usap-usap about sa iglesia, sa pagiging babae nila, pagiging babae natin. Happy lang ako kasi natuloy nangyari. Best birthday gift. Si, Best birthday gift sa akin. Ate Scarlett, si Ate Joy, si Ate Pechay, and si Pabi Pati. Si Ate Joy, namit na natin yan eh. Oh, tsaka si Pote, si, ano nga yung isa, si Specular Girl. Happy din ako kasi nakakasap natin. Sana may next time meron ding ibang babae na jumoin sa ano. Ang add-on ko na, ang last add-on ko dyan about tampon kasi gumagamit ako. Okay naman siya. Huwag kayong matakot to explore. Explore talaga. Saka kung mga vaginal cup, try nyo yan. Hindi kasi nakakawala kung takot kayo kasi masakit. Ano, may masakit pag hindi ready yung body mo. So, try to relax. Yun lang. Mm-mm. Tsaka praying. Bye-bye na ako. Sana praying, in person na tayo mag-meet. Pakita natin yung mga flows ng katawan natin, yung mga passion natin. Iyon yung pinaka-dream ko. At dream ko rin si Ate Pechay, makita ko na in person. Yes! Uwi ka ng Pilipinas! Either uwi ka ng Pilipinas or papuntahin mo kami dyan, chari. Gusto ko na makita. Gusto ko na makita yung nakabusagot na lagi niyong kasama. Ano po yun, ate? Si Scarlett ba yun? Ate Scarlett, ikaw ba yung nagsalita? Yes, actually, sobrang proud din ako. Ay, masaya. Kasi parang ngayon lang ako nagkaroon ng chance makakausap ng mga babaeng open-minded. Na hindi Sige, bye-bye na ako, ha? Sige. Bye-bye. Ingat. Bye-bye na din. Sala, Bye-bye. Ingat. Bye-bye. May closing spiel pa ata si Ate Pech.
Mag-ano muna kayo, usap muna kayo dyan. Thank you for the time, ha. Marami na din kasi ako nasabi. I love you. I give the floor to Scarlett, Paris, Ate Joy, Ate Michaela, Ate Pechay. Bye-bye! Sis Broccoli, bye-bye! mag-close na tayo kasi ano na, over 2 hours na tayo. Wala naman ako ipopromote, baka kayo meron. Hello, ayun hello. Rinig pa ako? Ayun. Oy, Kuya Talong. Ayan, lalaki naman. Kuya Talong, we miss you. Oy, hindi ako si Kuya Talong. Oy, Kuya Broccoli. Broccoli. Congrats sa andahin ko natutunan sa inyo. Pretty much everything na ano na kailangan i-discuss na discuss nyo dito. Ayun. So, ewan ko kung may part to. Bala ko kasi yung mga LGBT naman ang next. Ay, kung kaya maka... Wow, yun. Oo. Exciting. Ayun. May friend akong LGBT. Kayo, umamin naman siya sa akin na... By the way, di tapak siya. Umamin siya sa akin, nagpipil siya, pero dumadalo pa rin daw siya. Sabi nga niya sa akin, be, kapit ka lang kay kuya. Sabi ko, hindi, wala na ako makakapitan. Like yan, kung i-convince siya. Yes po. Naku, ang daming pwedeng talakayin tungkol dyan. By the way, ano siya? Nagtitinda pala siya ng mga shamisi na cat. Shamisi ba yan? Basta may mga pusa may lahi. Yung sinasabi ka LGBT. Pero sa akin niya na pinapakita yung my day niya. Na talaga may boobies na siya. Oh, proud. Sabi ko, I love you. Mga ganun ako sa kanya. Ano siya? Dati siyang G-cos. Sana. Maano ko siya. Invite mo. Mag-assemble tayo ng isang group. No problem po. Thank you very maraming much. Maraming gustong magsalta. O kasi hindi pinagsasalta yung mga babae sa iglesia. Mag-aral na tumahimik. Tapos so, na ako sa lang sa church ni Broccoli. May tapos na tayo manahimik. Tama, Ate Joy. Oo. Okay. Salamat sa Diyos. Last messages. Meron pa? Mikey, shout out na lang po. Sorry, nawawala yung audio. Ayun, okay. Mag-aalas stress na kay Ate Pechay. Ate Pechay, salamat sa Diyos, ha. Sa mga pagpupuyat mo sa amin. I enjoyed it. My pleasure. O, yung mga gustong sumali sa Discord, message nyo ako sa Facebook. Kung ano man yung mga... hinaing nyo, pwede nyo kaming kontakin. This will serve as ano, parang community natin dun sa mga gustong umalis, nahirapang umalis. Ayun, we're here for you. Yun lang. That's nice. Okay, si Pechay, closing na. Yeah. Okay. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Salamat sa Diyos. Bye-bye. Bye.